Ayan guys, magandang hapon sa inyo. At ito na naman ang ating segment sa podcast Genshin Impact. Kasama natin si Staff Anduin and ang inyong lingkod na si Miss Clementine. Bago ko buksan yung ating pinto ngayong hapon, ipapakita ko muna yung mga kasali sa VP giveaway natin and then yung welcome giveaway natin sa April 30. Ayan, sa right side nyo makikita nyo yung mga eligible na kasali sa Battle Pass giveaway natin. Nandiyan si Mesha Riva, Jemero Padilla, General Maxine Magalaw, si Hero, John Paul Vasquez Amoges, Jomar Untevero, NL Glaca Ponclara, and so forth. Madam, nakikita ka na nila. Madam Clementine, pwede ka na magsalita. Hello everyone! Annyeong! Hello, 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 hello! Iyon naman, Cap Anduins. Sorry, mahihain. What's up, guys? What's up, what's up, what's up? Ayan, uy, andito si Orameshik. Pasigaw sa'yo, Orameshik. Andito din si Del Fernandez, Shariva, Franklin Smith, and Ivan Lockdown ng Clement Cuties. Hi, Ivan! Hello! Hi, Ivan! Hi everyone! Uy! Hello Madam Rix! What's up Rix? Annyeong! Ito rin si John, pati si Arnie. Uy, moderator pala si Arnie dito. Grabe! Hello! Ayan. Malaki shoutout kay Chris Nixon, tsaka kay Nogud Rinova. Sofronio Dano 2, salamat thanks sa pag-share ng stream. And salamat sa pag-share ng stream. And bago tayo dumako sa ano sa ating topic, may isang tanong lang ako. Nakakapagod bang maging maganda at guwapo? Oo nga, yung nakakapagod. Nakakapagod. Joke lang. Joke lang. Pagod na ako. Grabe. Joke lang, actually, joke lang. Actually, kaya ako nag-vacation kasi napagod na ako. Naku, mukhang kailangan ko na din mag-vacation. Ano? Kaya nag-vacation. Arvik. Nag-vacation na din ako. Kailangan mo, madam. Kailangan mo talaga. Ayun ang first question ko sa Genshin Impact is, what is your adventure rank level, guys? Ikaw ka pa, Arvik. I'm currently at adventure rank 56, going 57. Oh no, I feel so old. Ako na ba? Ikaw na ba, Clem? I am, oh my gosh, I am adventure rank 59 with like 40% XP na. Yan malapit na, nag-graduate na ako. Nag-graduate ka na. Nag-graduate na ako, kinakabahan ako. akala ko ano, parang same AR lang tayo, Arvik. Hindi kasi ako, I actually played way back naman talaga, ever since started. But I was not able to continue kasi sobrang hindi kinaya na ng gadgets ko, wala pa akong gaming PC noon. I see. So natigil ako for like 6 months. Ang tagal! Tagal, 6 months. Ang dami na-miss noon. Anong patch yun? I think I stopped sa ano eh, sa Chalk Prince kay Albedo. So hindi ko nakuha yung Pestering Desire. Oh sayang, super laki ng tulong pa naman ng Pestering naman Desire. Sobra. Sabi ni Del Yeymora. Grabe, sayang 'yun. Sana ibalik na lang 'yun no, yung Festering Desire kasi sobrang ganda yung passive. Tapos parang pwede kay Jean, kay Bennett, tapos ibang mga characters. Kaso, according to, ano naman, di ba, malabo nang ibalik yung mga weapon na ano talaga. Kasi limited, ano, sayo. Limited ano talaga siya. Kaya, payo ko sa inyo, guys, if there will be a free weapon, i-grab niyo yung opportunity, kunin. Makuhanin agad. Kuhanin ninyo. So, yun eh. My next kasi, question is, when did you start playing Genshin Impact? So, me? Madam Ten.
So, ano, alam na alam ka to kasi Amber joined my party or adventure on October 4, 2020. I feel so old. October 4, 2020. Ikaw, Arvik. October 2, 2020. Uy, mas matanda ka sa akin. Mas, kaya sabi sa inyo, ano, natigil talaga ako. Antagal. So, I never learned how to farm artifacts properly. Wala talaga akong kaalam-alam. So, nag-grind ako noon until such time na marami na ituro sa akin, lalo na yung Genshin Impact community. Mm-mm. Marami na ituro sa akin. Kaya kung nasan man ako ngayon, I owe it to you guys. Mm, tama. Same. Diba? Marami tayong natutunan lahat eh. 2 days older ka pala sa akin. Your favorite character in Genshin Impact? Ito yung pinaka-favorite nyo sa lahat ng character. Ikaw, Cap Anduins. Yula. Bakit si Yula? Well, waifu, yes. But so far kasi pinaka-mataas na nag-deal ng damage na character ko sa Genshin Impact is si Yula talaga. So, it's not just that. I admire Yula's personality and I believe parehas kami at some point. Misunderstood in in her own way. Yes. Minsan nami-misunderstood. Minsan, may mga tao nakakaintindi such as the traveler and her friends, but most ng mga people na nakasalamuhan niya kasi nami-misunderstood siya. So, yun. Kaya nasabi kong pares kami ni Yula at some point. Ikaw naman, can Madam Clem. Can I choose to? Sige, isa na lang. Alam naman ito lahat ng mga nanonood talaga sa akin. Alam nila kung sino ang pinakamahal ko. Ito yung character na sumisigaw sa pangalan ko. Isha. Si Zhongli. Kasi siya yung, basta sobrang, ano niya, I really love him. First, husbando. Second, ang ganda ng boses niya. Third, sobrang swerte ko sa banner niya. Mm-hmm. And, iba talaga pag may Zhongli ka sa team mo and nasanay ka sa team na may Zhongli ka. Ayun, Zhongli talaga. And ayun nga, sinisigaw na yung pangalan ko lagi. May tanong ako sa'yo. Which one do you prefer? The English voice actor or the Japanese voice actor? Actually, hindi ako familiar sa English kasi Japanese lang talaga yung pinapakinggan. Nakikinig pala ako. Parehas lang. Parehas. Love ko sila parehas. Basta Zhongli. Sa akin, yes. English. Kasi English voice ako. Hindi ako naka-Japanese. Uy, madami mga Zhongli simp. Oh. Shoutout sa mga Zhongli simp dyan. Yung tipong, I will have order. Mas babagsakan ka ng meatball. Oo. Kahit wala siyang pera, time. Okay lang. Hasbando naman siya. Pogi naman eh. Pogi naman. Pogi naman kasi. Tama lang. Yun ang importante doon, pogi siya. Oo, yun. Hindi na mahalaga kung may pera. Mahalaga pogi. Tama. Diba? Pwede naman kami mangolekta ng pera eh, di ba? Diba? Mang-hold up ng pera. kaya hindi pwedeng dalawa kasi isa-isay natin na favorite pyro character niyo. Okay. Sabi ni Alnor, child supremacy daw siya. Yes, ha, someone is life. Child! Ako muna, pyro. Favorite pyro ko talaga is si Hu Tao. Why? I don't know. There's something about Hu Tao talaga na parang, alam mo, nagre-resonate sa akin, especially when she is very jolly sa mga actions niya. She literally, ganun-ganun ba? Tapos, ang swerte ko sa banner niya, hindi niya ako pinahirapan kasi sa banner niya. Nung nag-rerun ng Hu Tao, nakapag-pull ako sa kanya, 20 pulls lang. Tapos, wow. Isang stop of Homa. So, siya yung kauna-unahang character ko na merong signature weapon followed by Ayato na may haran din. Ikaw, Madam Clem. Oh,
alam niyo na, yung si- joke lang, hindi yun na, hindi yun hate mo. May, pwede bang most hated character? Pwede ba? May ganun ba? May mamaya, ganun ba dito? Mamaya, alam niyo na, sagot ko doon, sneak peek. And ayun, favorite pirate character, I'd go with Hu Tao as well. Hindi, wala akong balak kuhanan si Hu Tao noong first run niya. Ang ginawa ko lang talaga noon sa banner niya is nag-pull ako for Wolf's Gravestone because of he who must not be named. Tapos, pero ang una-una ko nakuha nun is Homa. So, okay lang kahit nakuha ko yung Homa kasi may Zhongli na ako that time. So, bala ko ipasuot kay ano, kay Zhongli yung Homa ko. But then, like after, yung parang after a few days, parang sinabihan na ako ng mga viewers ko na mag-pull daw ako. Eh, hindi naman ako iniwalang makukuha ko tapos 50-50 pa ako. And then, ayun, parang one pull lang, nakuha ko agad si Hu Tao. Tapos, nag spiral abyss ako like parang over the weekend nakuha ko yung C1 niya. Sobrang swerte ko din sa banner na yun, kaya love na love ko si Hu Tao. And tama rin yung sinabi ni Arvik, super fun nung gameplay niya. Tapos ang lakas niya, lakas ng damage ni tapos ang cute nung animation niya, yung ganun sa basta ang cute niya, super cute niya. Pero kahit sinasabi kong Hu Tao main ako, nagawa ko lang yung story quest niya this year lang. This year talaga daw yung story quest niya na pilitan. So? Oo, tamad ako mag-story quest. Ayun. Ikaw, sino favorite mo, ano, Richard? Oo, Tetu, sino? Yung ayaw ni Madam Glam. Si Diluc. Kita niyo yung reaction ko. Kimpoy Alcover, salamat. Thanks sa pag-share ng stream. No. Pogi naman si Diluc. Ayaw niya gamitin yung C6 Diluc niya. Ayoko, sa inyo na lang. Michelangelo, what's up? Yan, grabe. Uy, pero ayan. Pero ako, nagulat ako ah. Kasi nung I was like building PT noon kay Ayaka, I actually never meant to pull. Tapos biglang guminto. Nagkaroon ako ng instant Diluc. So, yeah. Guaranteed Ayaka ako ngayon. Guaranteed ako ngayon. Uh-oh. So, I'm trying to pull for Ayaka. Kapag di umuwi, Kazu ha. Pag di umuwi si Kazu ha, Yelan. Ganun lang. Ganun na lang ako. Ganun. Siyempre, F2P tayo. F2P guys. Yan. Mga F2P peeps dyan. F2P! Tama, F2P tama. F2P peeps. Wala na F2Ps. F2Ps ko eh. Bakit? Kumaskas ka na? Naku! First kaskas ko kay Baal yung first banner niya. Naman yan eh. Super worth it yan eh. Sobra talaga worth it si Baal. Kaya kasi lagi kong pinapayo noon nung nagkaroon ng rerun si Baal. Tapos mag-yay Miko. Kung wala kang Baal, instead of choosing yay Miko, mag-baal ka muna. Guzman Puyawan, salamat. Thanks sa pag-share ng stream. Yun. And next question is, favorite cryo character ninyo? Oh no, this is hard. Ano, it's not. Sign, mabadali lang. It's really easy. Mm. Ako naman, no. Alam niyo na, my first triple crown character, Ayaka, baby. Si Ayaka. Baby Ayaka. Tapos, ano, fun fact lang, hindi talaga ako dapat magpo-pull sa kanya kasi during her first, ano, yung first banner niya, guaranteed ako kay Baal na nababaal yung kasunod niya. I mean, after Yoemia. Guaranteed ako noon. Gusto ko talaga si Baal noon. Kaso, alam niyo kung anong nangyari. Dinalaw ako ni Ayaka sa panaginip ko. Oh! Dinalaw niya ako sa panaginip ko. So ayun, nag-build lang ako ng PT. Usually kasi gumiginto yung sa akin like around 70 or 80, pero on my 50th nakuha ko siya. So meant to be kami ni Ayaka. And ayun, ang lakas ni. Ever since I got Ayaka, sobrang smooth na nung spiral abyss ko. Kaya sa mga naiisip dyan kung kukuha ng Ayaka o hindi, Arvik, kumuha ka na ng Ayaka. Actually, I am planning. Kasi nga, I have Ayato na, di ba? So, medyo masakit yon lalo na pag sa nako, spiral abyss. Nako, Arvik. Magkapatid sila, di ba? Wala na silang magulang. Huwag mong paghiwalayin yung magkapatid. Kawawa naman sila. Huwag mo silang paghiwalayin. Tignan mo si Aether, pati si Lumine. Magkahiwalay yung magkapatid. Gagawin mo din ba yun sa Kamisato siblings? Mag-pull ka na. Meron naman ako magkapatid na magkasama. Nandiyan naman si Barbara. Nandiyan naman para si Gino. Para lang sasaktan yung ayak ako. Oo nga, para sinabi.
Ano ba't di ka nag-pull lang ayat? Oo nga eh. Huwag mo pong paghiwalayin. Patay na yung magulang nung dalawa. Paghiwalayin mo pa. Nang guilt trip pa eh. Nang guilt trip. O diba? Kami Sato supremacy. Tama. But yes guys, if you have the Kami Sato siblings, Spiral Abyss will be, you know, like a walk in the park. Solid. Medyo sobrang dali na niya. Kasi pagaganin nila yung buhay nyo ng sobra. Mm-hmm. Pero when it comes to Cryo characters, guys, I'm being biased, tell me. Okay. Yula talaga. Yula sim talaga ako. So, Yula talaga. Sabi ko nga sa inyo, attitude-wise and at the same time, personality-wise, parehas kami ni Yula. We are very direct and kung ano ka sa amin, parang we will be brutally honest with you. Ganun. Ganun kasi si Yula eh. Brutally honest eh. Wala and siyang... Shoutout sa jowa ko, nanonood siya ngayon. Uy! Ay, sana all! Sana all! Wala namang ganyan ah. Yula Sim si Kapandun. Yes, I am a Yula Sim. I am Ren proud Vicente, of it. Salamat, thanks sa pag-share ng stream. Yan. Ayun. Ikaw naman, Tetu. Sino naman favorite cryo mo? Ay, alam ko sagot niyan. Chichi, kasi siya yung unang-unang umuwing cryo sa akin. Sinundan siya ni Aya. Kimpoy Alcazar sent 30 stars. Really? Hi. Si Chichi. Hope you're doing well. Do like and share the stream po. Ay, shout out po sa mga 30 stars. Thank you so much. Thank you so much. Nasa galaan yan, no? Oy, wait. Nasa galaan? Oo, nasa galaan yan. Galaan kayo na, no? Sabi ko sa kanila, gumala na kayo ngayon kasi baka may possibility. Lockdown na naman yan. Oo, matik yan. Gala na tayo, guys. Uy, nag-send rin si Michael Angelo ng stars. Na-activate ang stars party, guys. Kung may ibabak kayo dyan, guys. Maliban malaki, send na natin yan. Oo, tama. Di ba? Pero magalit anyway, siya yung first 5-star character ko nga si Aya Khan na may signature weapon. Michael Angelo Kakiro sent 30 stars. Sinuerte din ako dyan kay Aya Khan. Nagkaroon din ako ng mid-splitter niya. Dapat yung mid-splitter niya nakuha ko kay Ivan dapat yun. Kasi nasa world ko siya nun, di ba, Ivan? Tapos parang medyo na-guilty ako nun kasi gusto siya yung nagtatry talaga kumuha ng mid-splitter. Parang I remember nag-top up pa siya nun. Tapos ako, tinulungan niya lang ako sa puzzle. Tapos yung reward dun, pinag-pull ko, single pull lang, nakuha ko yung mid-splitter. Sobrang Napakaswerte ng account niya, no? Madam ano, no? Uy, naku, binabawian na nga ako ngayon eh. Naiiyak na nga ako sa mga pulls ko lately. Nakikita nyo naman. Oo nga. Grabe. Pero ang sa akin lang, no? Chichi kasi, underappreciated siya. And mostly talaga eh. Mostly talaga ng mga characters, ginagamit siya pang Dark Lord. Especially Kimpoy pag Alcazar sent 10 stars. So, pa-shoutout to you, really baby heart. I really don't see the reason. I don't really see why natin ini-hate si Chichi. Whereas sobrang lakas na character ni Chichi. Depende rin talaga kung paano niya na-appreciate yung playstyle siguro ng character. Pero sa akin, appreciate ko ng sobra si Chichi. Kung anong build niyo sa Chichi mo, Tetu Richard? DPS healer. Ano yun? Anong artifacts niya? Kimpoy Alcazar sent 10 stars. Shout out po, boss Cap Anduin. Pinagsama ko ng yung Major. Sa bagong domain ngayon. Ah, yung kay, Echoes? OHC ba yun? Ako, Kimpoy gusto Alcazar ko rin ibig yung Chichi ko kasi C1 na rin yung Chichi ko. Tapos kung i-build ko siya, gugustuhin ko yung OHC, 4-piece. Parang ang lakas nun, no? Mm-hmm. Diba? Uy, si Kimpoy, shout out kay Kimpoy, nagpa-flood ng stars. Salamat! Thank you so much! Thank you so much! Kimpoy. And, tanungin na natin sila ng next question. Hydro character. Favorite Hydro character nyo, guys? Hydro? Ako. Kimpoy Alcazar sent 10 stars. It's gonna be Kokomi. Yes, Kokomi. She's so pretty. Her outfit is so pretty. And literal na statue of, seven siya. Walking statue of seven. Sobrang, ayun. Sobrang lakas niya. Oo. Tapos, ayun, mermaid yung character design. Kaya, napakaganda. Sorry. Mahilig sa mga Barbie. Sinasabi ko nga, yung mga characters ko sa Genshin, Barbie dolls ko. Yan mo na yun. Ayun. Sa akin naman si Mona. With her being my first first 5-star character. Siya ang first 5-star character ko si Mona. So malaking tulong yung nagawa sa akin ni Mona noon, lalo na nung nasa first ako ng Genshin Impact talaga.
malaking tulong kasi na-appreciate ko yung ano niya, yung ult niya, especially kalaban pala natin noon mga small mobs. Hindi pa natin alam yung mga boss-boss noon. So nakikita ko yung mga healers na nalulunod, dotontuwa ako. Dito gumagan sila. Gumagan sila, tontuwa ako. Tontuwa ako sa kanila ron. So ayun, for me it's Mona and at the same time the buff that she can actually provide our DPS. Super grabe, super OP. No? Super OP. Kaya, for me, it's Mona. Sorry, Ayato. I love you, but, yeah. Mona muna talaga. Mona came first before you. Hi, Stephen! Cesar Mariano, salamat, thanks sa pag-share ng stream. Jiro-kun, annyeong! Bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, pwede pa kayo humabol sa BP tsaka sa Welkin giveaway ko sa podcast event. Ayun, no, sali na kayo. Anong kailangan nilang gawin? Ano, magta-type lang, nandiyan na sa, ano, sa stream natin. Comment nyo lang, hashtag Genshin Impact. Sa Welkin naman, notify. Mag-notify lang kayo dyan. Kasali yun, na kayo sali sa tayo, Welkin. Guys. Pwede ba kami sumali dyan? Pwede, pwede. Pwede kayo mag-comment. Genshin Impact. Sayang yung battle pass din yun. Oo nga, tama. F2P tayo, Madam Clemmy Clue. Same, same. Oo. Diba? Tapos ang box. Yan. Sali din tayo, guys. Mm-hmm. Ayan. And then, next question. Favorite anime character? Ano? Wait, we're Ren and salamat. Thanks ako sa share ng stream. Okay. Favorite anime character ko talaga is Traveler. MC. Bakit si MC? Buhat na buhat talaga ako kasi malas ako noon sa ano. Sa pools siguro pangalawa na lang si Xiao kasi si Xiao dumating siya ano na eh medyo late na dumating sa akin si Xiao, so ang bumunga talaga sa akin all throughout my journey kaya inano ko din, pinataas ko rin talaga yung mga talents ng traveler ko si ano talaga si MC talaga, so I appreciate yung tornado niya especially pag wala kang pang-control ng mobs. Sobrang laking tulong din nung ano eh nung tornado niya. Malaki ba yung sakop ng tornado niya? Saktuan lang, pero pag nadaanan ganyan, following. Talagang dadalhin ka talaga niya hanggang dulo eh. And para siyang ano ni Venti din. Is it so, ano ba, for small lang or pwede rin yung mga parang malalaking monsters? Hindi, pang small lang. Ah, small lang, mga parang helichurls, ganun. Yes, helichurls. Ayaw pa niya yata si Kalabaw, yung malaking kalabaw na helichurl. Pero yung like mechanicals na yung mga ruin guards na I don't think kakayanin na nung tornado ni ano ni MC ni ano sa Ether, hindi na kaya ni Ether. So yun yung sagot ko. Ikaw, Madam Clem. Ako naman, syempre yung isang another character na tumatawag sa pangalan ko na Isha Kazuha, my best boy. Super love ko si Kazuha because feeling ko naman, alam naman ng lahat na nandito kung gaano ako ka-frustrated dun sa lasing na arko na ayaw umuwi sa akin. Tatlong beses na ako hindi inuwian, my God. So ayun, talagang I really made sure na makuha ko si Kazuha nung first banner niya and no regrets. Sobrang laking tulong ni Kazuha and hopefully makakuha ko ng Freedom Sorn para magkaroon siya ng weapon na deserve niya. Basta, Kazuha Supremacy! Ew, Venti! Hindi kasi inuwian ni Venti. Oh, ayaw talaga! Ayaw! Alam mo kasi, madam, mali yung ano mo, rasyon mo. Dapat kapag nagpupul ka ay Venti, meron kang soju nakatabi. Dapat may soju ka. Eh. Oh, lalapit sa'yo yun eh. Alam mo naman si Venti, di ba Tetu? Oh. Oh, pag nakakita ng ano yun, ng something na ano, alcoholic, lalapit sa'yo yun. Oh. Yun yung tamang pag-ano ng Venti. Tignan mo nga sa Inazuma si Venti, naghahanap ng... Oh, diba? Ayaw, wala singero, ang potek. Wala, ayaw talaga sa akin ni Venti. Kung may totga in your life, may totga rin ako in Genshin. And si Venti yun. Wow! Ayaw na ayaw niya sa akin. The one that got away si Venti. Interesting. Wala eh. Pero ano ah, nitong recently natalo kasi ako kay Venti. 82nd PT ako natalo, nakuha ko. Ow. Si Jean. Like, last year, Jean din ang nakuha ko sa banner niya. Ah, ibang anime umuwi? Oo, ibang anime lagi. Tapos, after nung makuha ko si Jean this year, nakuha ko si Ayato 14th full. So, we're meant to be ni Ayato. Okay. Yun.
So ako naman natalo kay Aya, to nakakayamot, kitching lumabas. Oh, sheesh! Oo, pero nakakuha naman ako. Oo. Siyempre, guaranteed na yun eh. Sa bagay. Pero ano naman, early PT mo ba nakuha si Aya to? Hindi rin. Pinahirapan ako. Pero yung naipon ko naman, it's like more than enough para makuha si Aya to and yung weapon niya. So, okay lang. It went well pa din naman. Tapos, guaranteed pa ako ngayon sa banner. So, tingnan na natin. Maano, hindi na rin masama. Nako, shout out daw kay ano sa kadiliman ng Genshin Impact na si Cad Enriquez. Kadiliman ng kiliman talaga. Guys, kung if you are familiar with Cad Enriquez, alam niyo ba ang real name niya is Kadiliman. Kadiliman talaga ang real name niya. Seryoso ba 'yan? Kadiliman talaga. Grabe naman. Grabe naman sa kadiliman. Joke lang. Yun lang yung tawag namin sa kanya. Kadiliman. Kasi ang sama ng ugali niya ni. Joke lang. Grabe, sobrang sama ng ugali. Nabansagan na kadiliman. Okay. Guys, grabe. Favorite electro character nyo naman? Matic. Matic sa akin eh. Ikaw, ano, madam? Sino? Her Eternal Excellency. Parehas kami. Maiden Shogun. Iba si Raiden Shogun. Iba talaga. I mean, Miko so pretty. Hello, yung kilikili pa lang niya, yung legs, ang sexy-sexy, but Baal is Baal. Sorry, A is A. Tapos yung ano, go. Yung ano rin niya, yung story quest din niya, ang ganda. Iba? Ang ganda rin ng story quest niya. Raiden Shogun talaga. Ayun. Tapos ano, swerte ko rin sa banner niya kasi... favorite ko. Ikaw, Arvik, ano ba ang experiences mo kay Raiden Shogun? Raiden Shogun kasi, for me, is really, really special. But not to the point na ano, siya yung favorite character ko. But the way she provides help kasi talaga sa party is very, very OP talaga. OP. Mm-mm. Definitely. And the story quest, sobrang kinilabutan ako doon. Especially the way she obliterated, you know, Senora, grabe. Yes. With just one swing of the sword, grabe, no? Ganun siya. And, syempre, yung final calamity wherein Raiden have to fight, you know, Raiden Shogun versus A itself, di ba? Para naglaban na yung dalawa. Sobrang, ano, sobrang napakaganda na story quest na yun. Sobrang nagmarka sa akin yan. Another thing na nagmarka sa akin is yung kay Toma when he was about to... Hey, yung sa trailer? Oo, sa trailer. Yung kinukuha na yung ano niya. Grabe yun. Ang angas ng trailer na yun, di ba? Sobra. Grabe. Sobrang nakaka-hype. You will be inlaid upon this statue. Grabe. The first time that we saw the Boba sword, agreed. Ang ganda ni Raiden. Aminin nyo na yan, guys. Aminin nyo na yan. Di ba? Wala, OP talaga siya. So, Raiden Shogun talaga for me. Electro, best. Napasigaw din ako dun eh. Grabe. Mm. So, nung nakita ko yun, talagang sumigaw talaga ako. Oh my God. Ano mo, minsan, magko-collect na lang kami minsan ng mga kanya-anyang compilation sa mga reaction ng trailer. What the fuck? Ay, ganun na lang, gaganun. What the fuck? Oh, shit! So, gaganon na lang kami, Tetu, no? Tapos sabit namin sa'yo, ikaw na lang mag-compile. Ano, pwede. Streamer's reaction this particular banner. Kunyari si Yela, no? Holy shit, the armpit! Oh my God! Uy, content din yun. Pwede. Oo, diba? Pwedeng content yun. Sabi sa inyo eh. As streamers kasi, we share information sometimes, pero not to the point naman, di ba, na para nagaanoan pa kami. Tsaka, hindi mo naman may iwasan, minsan nagkakapare-parehas kayo ng content. It's a matter of, you know, streaming in a harmony na lang talaga. Diba? Ganun lang yun. Ayan, kilikilisim, sabi ni Kresnik Zone, sinasabi ko sa'yo, Kresnik eh, pow! Pow, kilikili daw, oh! Kaya, kilikili, oh! Ikaw naman, Tetu. Sa'yo naman ang Electro. The best for you. Ay, Lia. Sabi ko nga, winail ko pa yan. Character na yan. Pare-pares tayo, Raiden Shogun. Oh, Raiden Shogun din. Oh, nga pala, winail. Ano bang constellation? Gusto ko lang malaman, no? Ano bang constellation ng Raiden ni Tetu Richard? Ano nga ba? Ano nga ba ang constellation? Tila tago ko yan, eh.
Siguro ito na yung time para mabunyag, no? C3 siya. Uy, grabe! Grabe naman yun! Grabe! Sana grabe. All! Favorite Geo character nyo, guys? Wala na. Alam ko na yung sagot ni Madam Clemiclo, eh. Pero sa akin, favorite Geo character ko talaga is, Zhongli. Though late ako nagka-Zhongli, but I already appreciated Zhongli way back. Bakit? Napakalaking tulong, shield pa lang, yami na, tapos bosses pa lang, tunaw ka na. Tama. Parang all-in-one package. Ganon. Yes. Ngayon nga lang, wala siyang pera. Yun lang yung downside niya. Wala lang talaga siyang pera. Pero kung sa mga first Geo ko talaga, syempre Noel tayo. Always. Our first Geo character will always be Noel. Okay, and we will always appreciate that Knight's Maid. Grabe talaga yan. Mahal na mahal ko rin yan. Pero Zhongli talaga. Zhongli Supremacy. Okay? Yan, ito din. May mga nagsasabi sa mga audience natin. Si Ito, si Noel, di ba? Di ba? Tendo, Kokoniyaru. Gaganan-ganan. Oh, yung gopo ng boses ni Zhongli. Imagine ko na naman. Isha. Tagi niya ako tinatawag, guys. Kaya gustong-gusto kong gamit si Zhongli. Pag nagtotobats ako, Isha. Oh, iba talaga. Ayun. Yes. Di ba? Siyempre, ikaw naman, madam, how do you describe Zhongli talaga? Zhongli? Taga. Alam na namin kasi eh. Alam na natin Tetu eh. Na si Zhongli talaga yung favorite ni madam. But, if Zhongli were a real person. Oh my god. If Zhongli were a real person. If Zhongli were a real person and he suddenly asked you out. What's gonna be your answer? I have a question. Does he have a job? Yes, meron. Consultant. Pero wala pa siyang sahod, ha? Wala pa siyang sahod. Anong klaseng consultant yan? Sa Purinaria. Ay, Diyos ko po. Sa Purinaria. Oo, kasi lagi siyang lasalo eh. Oo naman, di ba? Totoo naman eh. Diba? Yeah, kung ganun, doon tayo sa may future secured tayo. Mahirap yung ganyan. Let's be realistic. Kailangan natin ng doon sa taong kaya kang buhayin. Diba? Ah, okay. Buhayin yung isa't isa. Ganun. Siguro mali yung tanong ko. Ito na lang. If Zhongli is gonna be portrayed by someone, sino ang gusto mo mag-portray kay Zhongli at bakit? Mm-hmm. Hollywood or kahit sino? Pwede Hollywood. Oh my God. Ay, what's up kay Baragadang? What's up? Oh my God, my idol since sperm and egg cells pa lang ako. Hi, Baragadang. Kung kamanggain ko nandito. Go. Ano ba? Sino ba? Grabe, hirap ng talong. Ang hirap nun. Like, I really cannot imagine like parang si Zhongli magiging totoong tao. Parang ang hirap. Kasi diba? Zhongli is parang anime. 2D character. But, sino ba? Wala. Hindi kasi kung ano lang. Kung may magpo-portray lang talaga. Yung feeling mo na talagang papasok yung character ni Zhongli sa kanya. Siguro sasabihin ko lang yung crush ko na Hollywood actor, si Benedict Cumberbatch. Pwede. Si Doctor Strange. Yun. Pwede. Crush ko. Tsaka kasi ang ganda rin ng boses niya. Crush ko yun. Oo, pwede. Duwa ng boses niya. Diba? Then husky rin ng boses ni Benedict, diba? Ayun. Benedict Cumberbatch. Pero yes. There is one thing that Benedict Cumberbatch cannot pronounce. One word. Ah! Yung ano, I know that. I forgot kung ano. Basta animal yan, di ba? Yan yung sa Geographic, National Geographic ba yun? Shit, ano yan? Anong word yan? Napanood penguin. Ko yun. Yun, penguin! Pero, kasi dami-dami na salita na pwede niya, hindi niya ma-pronounce. Penguin. Penguin. Jack Black as Zhongli. Sino si Jack Black? Teka lang, hindi ako familiar. Oh, sige. Imagine mo na lang, lucha libre. Yan, lucha libre. Ayoko, hindi ko na tatanggapin as Zhongli, no. No. Okay. Ikaw naman, Tetu, sino naman favorite Oo nga, Gio? Oo nga, ikaw sino? Si Arataki Ito. Oh, wow. Ah, okay. So, kasi, favorite niya is
Aratsaki numero uno, Ito. Ito, wow. Ang galing! Kuhang-kuha! Kuha. Kapa. Kasi napaka-angas niyang tignan. Ay, sabi ni, ano, ni Crestnick Zone, si Ian Somerhalder, Ian Somerhalder. Pwede. 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 Ay, oo. Mm-mm. Possible, possible. Pwede. Kasi yung mata niya, ang ganda ng mata nun eh, di ba? Mm. Oo, maganda yun, ang mata ni, ano, solid yun. Tsaka, but si, ano, but si Ito, what did, aside from the angst, yung angas talaga ni Ito, aside from that one, bakit si Ito, ano, Tetu? Kasi ano eh, di ba, friendly siya. Kumbaga, friend. Ano siya eh, kumbaga siya yung head ng gang niya. Kumbaga nung inaabuso yung gang niya ng mga taga Inasuma, kahit mawalan siya ng vision, okay lang. Ganun. Tama, no? Ano, I mean, sobrang down to earth ni Ito. Mm. Yun yung masasabi ko sa kanya. Down to earth si Ito. And he is very approachable. Though, just like Yula, misunderstood siya kasi nga, may mga ginagawa siyang bad things that can easily be understood by other people, especially ng mga taga Inazuma. But there are others who knows that he's doing it for something good din. May pagka Robin Hood kasi si ano eh. Si Ito eh. Diba? May pagka Robin Hood siya. Yung gagayan siya. Now that's what I'm talking about, baby! Woohoo! I am way stronger now! Meron ka bang Ito, ano, Arvik? Wala akong Ito. Mm-hmm. Pero teaser, siguro brain teaser mga kapatid. If you want to know where Ito got picked as the voice actor sa English lalo, laruin nyo lang Persona 5. Siya si Skull. Mm-hmm. Even Zhongli is in Persona 5, ah. Kalaban siya doon. Kalaban siya doon sa Persona 5. Pero, kung magkakaroon ng rerun si Ito, will you be pulling for him? Yes. Pupul ako. Pull tayo dyan. Siyempre, ano, 'di ba? As a streamer kasi, as much as possible we want to showcase new characters. Mm-hmm. Pero kung hindi talaga kakayanin and ayun nga, since F2P lang tayo, wala tayong magagawa. Diba? Build lang ng pity, no. Hello, free money. Goodbye working for a living. Mga. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Saka, ano, magaling din siya mag-rap. Oh, ay nag-rap siya. Yung video. Oh. May video si Ito noon eh. Weh? Pwede mong i-play sa stream, ano, Tetu, kung gusto mo, para makita nila ni Arvik. That's Denmark new Benda to me. That's very new to me. Following. That's new to my ears na may rap song si Ito. Yung parang happy birth, yun ata yung happy birthday, if I'm not mistaken. Tama ba, Tetu? Happy birthday. Yan yata yun. Oh, kaya pala may nagpapagawa sa akin nun since nga siya sabi nila, kaboses mo si Ito. Oo oh, nga, ano, kaboses mo yung English VA. Gawin mo yung ano happy birthday kasi masyado mahaba eh and uh-oh. I don't know how much I can sustain dun sa character niya kasi sobra energetic ni Ito eh. Mm-mm. Parang ikaw yung madedrain. Oo, ikaw yung madedrain eh. 'Di ba? Mm-mm. Kaya ano, hindi ko masyadong na-portray. Siguro mga ilang lines lang yung kaya kong ispit kay Ito. Dating membro ng Salbakuta si Ito. Lang yaka, Cesar Munyano. Shoutout kay Cesar na dating mabuting tao. O, Munyano na naman siya ngayon. Nandiyan tayo sa mga voice lines, di ba? Para sa inyo, sino yung pinaka-best voice lines in-game? Hirap nung tanong mo, ha? Sa niya madali, eh. Kasi it can easily, ano, I can easily assume Zhongli talaga, eh. Zhongli. Ano, si Zhongli isasagot ko kasi yun lang ang alam ko. Hindi kasi ako nag-check ng mga voice lines. Pero, siguro ano, ang gagawin ko na lang is parang yung masarap pakinggan ba? Si Baal, maganda yung kay Baal. Gagandahan ako kahit hindi ko alam yung meaning. yung kay Baal kasi, authoritative eh. Authoritative yung kay Baal. Parang authoritative yung tone ni Baal. To the point na, you will respect me because I am... You know, I am the Raiden Shogun and parang alam mo 'yon. She talks with authority talaga kasi alam niya eh, she knows her position. Uh-oh. So ganun talaga. Pero sa akin ang pinaagusto kong boses siguro magve-venti ako. Venti. Bakit venti? Bakit? May pagka bata kasi yung boses ni Venti. So parang childlike yung boses niya. Parang it's really soothing kapag napainggan mo na siguro sa iba hindi. It's kind of annoying. Pero
saan kasi kapag may mga makukulit na characters na lumalabas, mas nagiging makulit din ako as a streamer. So, okay talaga yun. Yun yung ano ko. But Klee, do you have Klee? Klee, wala akong Klee. Klee is actually more on ano talaga eh. Parang naikinig ka na Mickey. Cutie-cute. And it's like Mickey Mouse. You're listening to Mickey Mouse in Genshin version. Oh. Ganun yung boses niya. Mm-mm. Pero siguro kung i-compare mo talaga si Mickey Mouse, lagi mo siyang kasama eh. Mm-mm. Si Mickey Mouse. Kasama mo siya saan ka man magpunta si Mickey Mouse. Andiyan si Paimon. Ayun, Mickey Mouse. Yun ang Mickey Mouse ang Genshin Impact talaga. Si Paimon pa nga. Oo. Oh. Ay, pero ano, ayun, oo, tama si, ano, Madam ba si Del or Sir? Sabi ni Madam Del, kakantahan ka pag birthday. Yung ano, if alam niyo yung voice line ni Klee sa pag birthday mo, sobrang ganda. Sa English version ba yun? Yung kakantahan talaga. Ka, happy birthday to you. Gaganon, kakantahan ka talaga niya. Oo. Cute nun, yung kay Klee. Grabe. Pero yun nga, siguro kung magkaroon pa na isang tanong, most irritable voice for me sa Genshin, Paimon talaga. Ever since. Na, alam yung nangingisda ka? You almost got it! You almost got it! Shut up! Ganun, mapapashut up ka na. Alam mo yung imbis na makuha mo yung isda, matatanggal ka pa sa concentration mo dahil yung ka ng ligtas, naririnig mo siya. Nakakayamot eh, di ba? Alam mo yun? Nakakairita eh. Most irritable. I love Paimon. Best companion. But minsan talaga, there will come a time talaga that you will find her voice very annoying. Very annoying and irritating. Parang okay siya sa first. Siguro mga hindi mo man siya naririnig ng matagal, okay lang. Pero pag tumagal-tagal na, naku! Diyos ko Lord, lalo na kayo nangisda ka. Kaya yung mga ano dyan, walang the catch, tinatamad mang isda dahil sa boses ni Paimon. Ay, pero ano ha, kasi nung nangunguha ko nung the catch, tinuro sa akin ni Kimpoy na pwede mong i-mute yung voice over. Pwede. Pinagawa niya sa akin yung sabi ko, bakit mo papagawa sa akin yung sabi niya? Nakaka-irita ka kasi yung boses ni Paimon. Mahirita ka talaga. Di ba? Minsan tari may saltik si Paimon. Anong minsan? Hindi lang minsan. Lagi may saltik yun. Di ba? Tapos sabi ni Miguel, Paimon, coming in! Paimon, coming in! Can you hear Paimon? Gaganan ako. Kaya mo eh. Di ba? Nakakapal. Sa akin, I love Paimon to death, pero kung mute siya, mas maganda siguro. Ay, pero speaking of, nagawa niyo na ba yung achievement na ano, yung imumute niyo si Paimon? May achievement na ganun eh, yung parang ipiplay mo lang yung sa voiceover, tapos parang magagalit si Paimon na bakit mo siya minumute. May makukuhang achievement nun. Share ko lang sa mga hindi pa nakakaalam. Grabe yun, wala na alam. May naturo ako sa inyo. Grabe. Ayan, try niyo yun. Paglaruan niyo lang yung voiceover na volume. Grabe. Namigong ganun pala na nagagalit. Paano kayo pag si Raiden Shogun nagagalit? No? Ba't po kami nagagalit? Do you want me to slice you off? Yes, please, mommy. Yes, please, mommy. Why not? Do you want me to step on you? Yes, please. Ganun, no? Pero sabi ni Barigadang, at least pinaparamdam ni Paimon sa atin na di tayo nag-iisa. Tama. Pagdasal ko po, sabi ni kapatid na AV? Hindi, okay lang naman. Sa akin, I don't find it irritating naman talaga. Yung boses ni Mickey Mouse, actually, I use it when I teach before. Kaso, I realized na hindi naman sa lahat ng pagkakataon, having a high-pitched voice talaga is diba, pleasant sa mga estudyante mo. Minsan darating yung moment na naiirita rin sila or nauuumay. Pero sa akin, okay lang naman. Walang problema doon. Diba? Uy, Moriarty is here and we have a guest from Croatia. Christian Dundara. Hello. Hello from the Christian Philippines. Dundara. Welcome to the stream. Hello. Don't forget to follow Tetu Richard, okay? Yeah. Don't forget to type !! Notify. And of course, don't forget to like and share the stream. Thank you so much. Yeah. Thank you. And sunod na question is most memorable quest sa inyo guys. Ako. Ira. Oh my god, that's very hard for someone na nagsiskip lang. I'll go first. Okay, Boba's quest. Oh.
yung quest ni Goba, umiyak ako doon, promise. Really? Umiyak ako doon. Lalo na nung pinapalabas na yung storya ni Goba. Umiyak ako doon. Grabe kasi yung naging... Sorry. Grabe kasi yung naging sakripisyo niya sa, ano, sa Liyue. Eh. To the point na, ano, to the point na, ano, give up niya lahat ng powers niya. To the point na na-reduce siya sa ganung form. Para parang teddy bear na lang siya ni ano, 'di ba? Ni Shang Ling. Grabe. 'Yun. 'Yun siguro ang ano ko, pinaka memorable na ano sa akin. And another one is yung sa Kasam. Yung Hilly Churls. Oh, yung, yeah. Kay Half Dan. Kay ano, kay Half Dan. Grabe. And I really do wish, Arlen, feeling ko nagbibigay na ng teaser si Mihoyo. Eh. Kasi nakita niyo yung weapon ng isang ano ron, para siyang whip, sword whip. Oh yeah! That's gonna be fun if magkakaroon tayo na ganyan. Grabe, no? Sword whip yung gamit. So, if they will be adding that to the weapon, ano, weapon arsenal, napakaganda nun. Sword whip. And yun yung sa akin. Sa akin siguro, memorable. Yung kay Baal, memorable yung story quest niya for me. And then yung kay Ryu, memorable din siya. Kasi sobrang ganda nung, ano, nung Ryu's song. Sobrang ganda nun na parang, ramdam mo talaga. And parang sobrang kawawa siya na hindi siya makapag-move on. Kasi parang he's waiting for the others. Pero yun pala, yung iniintay niya wala na. Right? Yun, nakakalungkot. And I guess yun yung dalawa talagang tumatak sa isip ko. And that's coming from someone na laging skip. Diyo, tapat talaga ako mag-story quest. Sorry. Alam nung mga nanonood sa akin na, ayan namin si Ate C, skip na naman, hindi nagbabasa. Tapos ang lagi ko sinasabi, ikwento nyo na lang sa akin kung ano yung summary. Okay na yun. Ganon. Pero, di ba, kapag kunyari, we all know naman talaga kasi that, you know, having doing story quest talaga will consume time talaga. Sobra. And we cannot, kasi pag nag-story quest kami sa live, there will be idle moments talaga, may dead air, kasi we have to listen to them talk, and reduce yung communication. More with the viewers, kasi you have to focus then. So, yun yung masasabi ko. Kung nag-skip man kami ng mga ano, or kung ginagawa naman namin sila off-stream, is because we have to consider the time that we want to spend more time with you instead of just doing the quest. Oo, totoo. Pwede naman namin siyang gawin off-stream eh. Kaya ako talaga, ngayon, parang tinatry ko talaga na off-stream na lang gawin yung ano, yung mga story quest. Yung kay ano? Yung kay Ayato, grabe! Sobrang haba! Haba! Ang haba ng story quest ni Ayato. Nakakaloka. Ikaw ba, Tetu? Sino yung, ano yung memorable na story quest sa'yo? Yung ano, first introduction po, ano yung sa festival ni Xiao. Lantern Rite. May maganda rin yan. Maganda rin. Oo. Ay, di ba, ano, dun sa Lantern Rite, yun yung, ano, nagliligawan ba yun? Tama ba? May ganun, di ba? Tama ako? Di ba may ganun? Oo. Okay. Oh. I remember it kasi parang feeling ko, ano ba yun? Utosan ako itong lovebirds na to. Ginawa pa ako messenger. Ginawa ka mensahero, no? Grabe, sabi ko nga sa inyo, guys, minsan yung mga, ano, yung mga commission na yan, ginagawa lang tayong alipin ni ano. Tama. Tapos naranasan nyo ba maging food panda? Yung kay... Oh, food panda, di ba? Wait! Miss ko na yun. Miss ko na yung event na yun. Ang daming ayaw bumalik nun, pero gusto kong bumalik yun. Na-experience mo ba yun, ano, Arvik? Yung food panda? Frustrating siya, pero ang saya. Oo, nakakapag-deliver. Uy, maraming salamat sa 10 stars kay Axel Alzon. Thank you. Ayan, kapit-bahay ko yan, si Axel. Shout out kay Axel Alzona. Salamat sa 10 stars, kapatid. Sabi ni Del, pinakagusto daw niya is yung kay Zhongli. Zhongli. Ano first or second? Stars, wazap, lalo na sa kay Kaya. Nasabi naman ni Ren, Ayaka story quest dahil daw sa Ayaka wet socks and dance. Di ko talaga magets, no? I mean, may spark. I do believe that there's, you know, there's a spark between Ether and Ayaka. So,
hindi ko magets eh. Sino ba talaga gusto ni Ether? Is it lahat? Dodds Ronald Nagayab, salamat din sa pag-share ng stream. Kaya nga eh. Sobrang F-boy ni Ether eh. Sobra, sobrang F-boy. Promise, kung agree kayo guys, press one nyo na lang dyan sa comment section. Sobrang F-boy ka talaga. Babaero. Si Ether. Kasi may kitching ka na, may aya ka ka pa. Tama. Tapos popormahan mo pa si Shenha. Pati si Nicola, poporma mo din. E di kaya sa'yo na lahat. Pambira naman o. Pa-fall yung ano, Ether niyo. Grabe. Parang nagsisi tuloy ako na Ether pinili ko. Dapat lumin na lang, no? Diba? Grabe. Pero lumin gamit ko. Oh, sabi ni Axel, yung Klee story daw is the best for him. Ang kulat lang ng story quest. Speaking of Klee, maganda rin yung story quest sa Golden Archipelago. Yes. Kung nalaro nyo, ang nakakamiss siya. Nakakamiss yung Golden Archipelago. Babalik ang Golden Archipelago soon. Sana. Babalik siya. Soon. Okay. Grabe. Yun lang for me, no? Yun lang yung gusto ko ma-open up. Napaka F-boy mo, Ether. Sana tumigil ka na. Mag-focus ka sa kapatid mo, Ether. Mag-focus ka sa kapatid mo. Tama nga, landi ka ng landi. Landi ka ng landi. Next question, guys. Characters you have but never use. Oh. Ang sakit ng tanong mo. Teka, let me check. Teka, open ko nga yung Genshin. Ang sakit ng tanong mo, ah. Sige, wala ako. Na-open ko sa Genshin ko, eh. Siguro sa akin, characters that I have but I never use. Hindi ko pa nagagamit si Guru. I already used Guru, Chongyun, Razor. Yan. Yun lang. Yunjin pala. I haven't used Yunjin. No! Sorry. Sorry, kakakuha ko lang kay Yunjin. C5 nga Yunjin ko, pero hindi ko pa siya napapataas. I have a C5 Yunjin. But hindi ko pa siya napapataas. Sabi ko naman sa inyo, di ba? Hindi ko pa masyadong ma-priority yung ibang characters. Pero sabi ko nga sa inyo, darating yung time, magpa-farm na lang, magugulat na lang kayo, level up na lahat yan. Hindi, oy, ginamit ko naman yan kahit ayoko dyan kay Diluc. Salamat kay Axel for the 10 stars. Sabi niya, matik daw sa akin si C6 Diluc. Oy, ginamit ko yan. Pero Axel, siguro man yung mga 4 stars ko, kay Clem, si C6 never niya, kong ginamit. Pero naka-level up for the free fates. Beidou, Soma, Denmark, Amber, Rosaria, thanks sa pag-share ng Razor, Lisa, Yanfei, and Shenyan. And most of them are C6. Mm-hmm. Bro, GP Torres, salamat sa pag-share trip, ng stream. Especially si Beidou. Si Razor, hindi ko talaga siya trip. Si Yanfei ay parang mas gusto ko si Klee doon tayo sa cutie pie. Mm-hmm. And then si Aloy din, mukhang fun siya i-build, but I have gotten you. So parang medyo hindi na smart kung i-build ko pa si Aloy since I have gotten you naman. Ayun. And for 5 stars naman, si Child. Si Child. Yeah, ayos sa mga Child user dito. Si Child. Pero level 80 yung Child ko and meron siyang weapon, Skyward Harp. Pero hindi ko talaga siya ginagamit. Like, I really tried to use him, but it's boring. Yun, si Chichi, may plan akong gamitin yun, but not right now. But yeah, si Child talaga. Sorry sa mga Child, ano dyan? Child, simp. Sabi nung Cryo Slime, di ko din putrip si Zhongli. Edi wow. Pero in all honesty kasi, sobrang tricky ng gameplay ni Beidou. Kaya yung iba, nahihirapan din siyang gamitin. Kasi you have to consider every attack. So, fast hands ka talaga dapat dito when you use your elemental skill. So, sobrang ano talaga. Sobrang complicated ni Beidou, but malakas siya na character. Malakas siya. Ang ginagawa ng iba, sinusunog yung damo, sabay mag-i-stay doon letter E. Siyempre, nabibuild up na yung yung damage ng letter E, sabay ipapalo na lang. Okay, gets ko na. I see. Ganun ginagawa nila. Susunog ng damo, pwesto rin sa damo, sabay letter E o hold. Tapos kapag na-build up na yung damage, sabay release. Uy, ganun, shout out kay Daryl Santiago. Hello. Yeah. What's up? Yeah. Tagal ng rerun ni Chad. Ako, nag-iintay ako ng rerun ni Chad. Alam niyo kung bakit? Para makapag-ipon ako.
nakakapag-ipon lang ako pag may reroll ni child. Sorry, child user ka ba? Child, ano ba kayo? Hindi, favorite ko si child? Wala akong child user, pero yung napaka-straightforward nung sagasabi niya, and with a straight face, ha? Sabi ba naman, no? Actually, I'm waiting for child para makapag-ipon ako ng PT kasi wala na akong planong mag-pull sa kanya. Ay, hindi lang ako kung may ganyan. Si Ivan, ganyan din yung balak niya. Uy, Ivan, samahan mo ako dito. Ikaw, Tito Richard, sino ang character mo na hindi mo ginagamit? Ang hindi kong ginagamit, si Aloy. Parehas kami ni Madam Clem, si Child. Oh, tingnan nyo! Oh, si Child din pala sa kanya. Okay lang yan. Kasi si, ano, napalitan na si Child ng Aya to. O, sige, ganito nalang. Sino mas pogi, Madam Clem? Aya to or si Child? Aya to. Wala, matik, di ba? Hindi pinag-isipan. Aya to. Hello, ang gabo-gabo kaya ni Aya to. Ang bilis ng sagot, Tetu, wala. Hindi pinag-isipan. Hindi ka nag-isip. Hindi ka nag-isip. Parang pagkapagitaas sa pagitaas ng tanong, Aya to. Ang gwapo kaya ni Aya. Tapos parang ang sophisticated niya. Tapos amoy mabango siya. Si Chad kasi amoy, ano, amoy mandirikman. Ayan, sorry, sorry. Amoy alimuong naman. Kasi gala siya ng gala. Si Aya to, very, ano, very proper yung itsura, ganun. Grabe, no? Ayan. Magandang pagkumparahin, ano, Aya to versus... Zongli, sinong pinakagwapo sa tayo? Oh my God. Ayaw, mahihirapan si Clem dito. Aya to. Aya to pa. Aya to pa din. Just being honest. Hindi kasi, ano, elegance-wise talaga kasi. Aya to eh. Tsaka, may pagka, may ano ah, when it comes to personality ah, ito ulit, personality kasi dating ko sa mga karakter eh. Sobrang pwede mo i-compare si Aya to. Ito, kilala na lahat to, wag nyo sabihin hindi nyo kilala to. Pwede mo i-compare si Aya to kay Lelouch. Yeah. Pwede. Thanks sa pwede, pag-share pwede. Ng stream. Sobrang yes. Devious ng ano ng personality like ano. Sobrang devious ng personality ni Aya to. Nakita natin 'yan lahat sa story quest. Grabe. Mm-mm. Ay, hindi ako nag-ano na story quest. Iba siya gumalaw, iba. Kaya sa akin, Aya to personality wise, gusto ko siya because of Lelouch. Para may similarity silang dalawa. Ayun. Eh sabi ni Axel, papiliin nyo daw ako between Aya at sino pipiliin ko, si Child or si Ito. Oh, yun. Wala. Wala. Kasi si Child, amoy mandirigma. Nasabihin ni Madam Clementine kay Ito, amoy salagubang. Lupa. Amoy salagubang. Kasi nagkuhuli ng mga salagubang. Adriel! Kaya ganun yung ano niya. Ayun. Ang next question ka, your first 5-star character. No. Your first 5-star character. Mona. First 5-star Mona. She's my very first. Mine is Diluc. That's a Diluc. And yet you hate the guy. Grabe ka naman. Grabe naman. Lagi siyang umuwi sa akin eh. Wala. Si Diluc talaga yung first 5-star character ko. Salamat. Noon, sa pag-share nung ng siya stream. Pa lang yung first 5-star. Kung yung siya pa lang yung character ko, wala. Napalit. Hindi talaga kasi ako claimer user. I'm more of, ano, sa mga ibang games, mga mage, sa mga catalyst, ganun. So, magic. So, never ano talaga ako nahilig sa mga swords, sa claymore, sa mga bow yan. User. But, iyon, napilitan ako yun yung binigay ni Mihoyo, si Diluc. Tapos, yun. Tapos nung puro madami na ako nakuhang other characters, binitawan ko na siya. And I'm never coming, ano, looking back. Charot. Grabe yan. Grabe yan yung sa first 5-star character. Inaasar ako ng mga kaibigan ko dati. Sabay ko sila naglaro, di ba? Tapos nagpull sila, nakuha nila Jean. Eh, syempre, pag may Jean ka dati, sikat ka eh. Jean, Diluc. Sabi ko, puta, ano pa tagaganda na nakuha nila? Samantala ako, Mona. Tapos nung tumagal-tagal, maya-maya, may Mona ka na ba? Meron na. Wala pa ako Mona up until now. Bahala ka, may Diluc ka, di ba? Pwede, dyan ka sa Diluc mo. Di ba? Ganon yung mga asaran dati. Kasi, in all honesty, Genshin dati kasi is all about paastigan pa lang ng characters. It's not about the build. It's about exactly. You having this very cool character. Di ba?
Kaya yun yung nagiging ano dati, comparison dati ng mga players. Uy, ang angas nung character ko, may nakuha akong 5-star, Diluc. Ikaw kasi nakuha mo. Si ano kuha ko, si ano, si Jid. Wow, si Jid, nakuha mo, sexy noon. Gagawa ko sa akin pa ka dati, version 1 yan, naalala ko. Ano nakuha mo, si Chichi. Wow, may healer ka na sa team mo. Oo. O, diba? Kawawa si Mona, aping-api. E, paano yung mga pag-kitching yung nakuha? O, pag-kitching, wala. Wala. Actually, natuwa ako kay Kitching naman nun. Kasi, ang iniisip ko kay Kitching nun, kapag nag-ult siya, ay, iniisip ko na lang si Cloud to using Omni Slash. Iniisip ko siya si Cloud, girl version sa Genshin. Grabe. Ayun, kaya sabi ko, sige, mag-aano na lang ako. Okay na sa akin yung Kitching. Wala namang problema. Mm-mm. Basta, iniisip ko na lang noon, para siyang si Cloud na nag-o-omni slash. Sabi ko, gumagano'n pag nag-ano siya. Angas na ng animation niya eh. Diba? Uy! Tapos, uy, salamat sa 20 stars, Steven. Grabe, salamat, John, guys. Steven John, lasang kay Sentence is your most refined 5-star weapon. 5-star weapon, P-E-R-S-E-C-O-N-D. Pang-whale yan ah. Pang-whale yung tanong. Pang-whale. Meron ba kayo? Ako nga, wala eh. Ako meron. Ikaw, ay, ano sa'yo, Tetu? Nabijoan pa nga yun ng iba kong friend noon. Versus yung kay Ganyu. Yung Amos Bao. Nireclaimed ko siya sa normal. Kasi hindi ko siya alam noon. Yung first, very first kong account. Na yung nirefine ko palang weapon is 5-star. Sabi nila, bakit ko daw nirefine sa 4-star weapon? Oh no! Damn. Ako, until now, hinahanap-hanap ko yung Amos Bao na yan. Alam ko may video siya doon eh. Kasi, binidyohan ko yung You should post that. Tapos lalagyan, e-editan mo, Teto Richards, di ba? E-edit mo, it was that this moment when he knew. He fucked up. Ganun. Ako, rank 2 na yung Skyward Atlas ko, and then rank 2 yung Wolf's Gravestone. Yes. Ako kaya wala akong weapon masyado na nare-refine. Puro 4-star lang or sa R5 wala. It's because hindi ako masyado nagpo-pull sa weapon banner. Mostly talaga character. So rare ako mag-pull sa weapon banner. Happy to say, hindi naman ako masyadong natatalo sa weapon banner. Okay naman siya. Sana all. Ako ang natatalo na eh. Axel Azona sent 10 stars. Ayun, in your may opinion, tanong din si Axel with 10 stars. Sabi niya, in your own opinion, what 4-star weapon is underrated? That's a hard question. Sa akin, underrated Dragon's Bane. Especially sa mga Electro tsaka Pyro na characters. Dragon's Bane, underrated siya. Hindi siya masyado nagiging option. Kasi laging option sa mga sword, especially, is mga black sword, black cliff. Yun yung mga naging option. Pa-bonus, Sacrificial. Alley Flash. But never Lion's Roar. So, sa akin talaga, Lion's Roar underappreciated. The Bell, yan, sinabi na rin ni Ivan. Pero kasi, The Bell kasi, yun nga, hindi ko maintindihan talaga kung kanino siya pwedeng ipagamit. Ako siguro, underrated? Parang wala akong masasagot dyan eh. Kasi, yung iba naman kasing weapon, like yung Favonius na Catalyst, useless. Tama? Wala akong paggagamitan. Favonius Great Sword, sabi nila, okay siya kay, sacrificial pala yung kay Chong, yun yung pwede yun. Underrated? Lithic, oo. I guess I'd go for Lithic. Kasi usually, they're going for deathmatch, diba? Pag kay Xiao. Yun yung ginagawa nila, or Black Tassel for, well, that's 3-star naman. White. Kasi 3-star yun eh. Either they're going for deathmatch or the black cliff hole. So Lithic is okay din kasi attack percentage siya. Pwedeng pwede siya kay
kay Shenha, pero meron din kasing limitations. Yung ba, mas maganda yung Wavebreaker's Fin kay Shenha, if I'm not mistaken, yung bagong four-star weapon. Sabi naman ni Croyo, wrong curve for Aya ko. Ano ba tong Croyo slime na to? Ano yun, physical Shen, ano physical Aya ka? Type run core. Pero oo, medyo underrated din siya. Underrated din ang prototype run core. May ibang gumagamit for Bennett, yan yung weapon because of the base attack, right? Mataas ang base attack ng prototype run core din. Mm-mm. Solid din ang prototype run core. Yung sa another akin naman, yung moonset. Ay. Yung moonset. Sa akin, ano? Say it, Tetu. Yung pring, ano, four-star weapon na nakukuha sa, catalyst siya sa Dragon's Bane. Wala pa akong nakikita ang gumagamit nun. Para sa akin, ay, yung unrated. Ano oh. Hindi ko pa naano yun. Na-encounter. Di ba hindi nila alam? Teka, ito. Tatry ko mag... Ito yung craftable ba? Oo, oh, yung craftable. Craftable. Open ako si Genshin. Check ko. Ayan. Yung color red yan, di ba? Mm-hmm. Kaso, hindi naman ata kasi maganda yung ano ni... Yung... Teka. Meron ako nun eh. Not this one. Ito bang Frostbearer? Yan, Frostbearer. Ano siya eh? Ah, attack yung ano niya, bigala niya. So, yung passive niya is hitting an opponent with normal and charge attack has a 60% chance of forming and dropping an Everfrost icicle above them, dealing AoE damage equal to 80% of attack. Oh, maganda rin yung passive niya. Kaso, wala kasing catalyst user din eh. Parang... Na pwede mag-physical. Oo, unless... Unless kay Klee or Yanfei, pwede siya para for the melt reaction. Pwede rin. Ayun. But yeah, wala din kasing kahawak sa kanya. Eye of Perception, sabi ni Madam Avi. Eye of Perception, hindi rin masyado. Mm-mm. Pwede rin yan. Oathsworn Eye, ewan ko kung may mga nag-R5 niyan, yung sa event natin sa ano Dark Continent. Yan yung Oathsworn Eye. Sobrang laking tulong yan. Sino ba sa inyo nag-R5 nun? Oathsworn Eye. Na-R5 niyo yun? Ako hindi. Sayang lang kasi, ay, in-R5 ko ata pero hindi ko siya pina-level up. Kasi di ba pag may, ano, pag may event, parang mas mura magpa-level up, di ba, nung event na weapon. Pero hindi ko siya ginawa kasi hindi ko siya balak talaga gamitin. Sayang naman. Yun. Kasi ano yan, pwede rin siya kay Yamiko. Lalo na kung mag-emblem set ka. Oo, 4-piece emblem, no? Sakit nun. Kasi instant 48% yun kapag gumamit ka ng elemental skill. Ah, di nag-a-apply ng cryo yung passive. So parang walang gagamit nun, no, Jiro-kun? Swabe yun, swabe. My next question is, how many friends do you have in the game and off the game? A lot. What do you mean by off the game? Like sa Facebook, gano'n? Sa friend list, tapos off-friend list niya sa game ng Genshin. Ah, you mean yung nag-request sa'yo? Ganon? Ganon. Okay. Right now, I have 44 friends sa Genshin. And then, sa request is 50. Hindi ko kasi na-add yung iba eh. Ayun. Eh kasi diba nagpapa-event din tayo and ang ginagawa nila first is ina-add nila ako instead of just joining sa world ko through co-op. So kaya din siguro dumami siya. Ayun. Hakushin ring yan. Pwede rin yan. Underrated din yan. Hakushin ring. Ano lang, sobrang rare yung mga nare-review ko na may Hakushin ring. Solid. Ikaw, sa akin, I have 45 friends tapos 50. Sa friend request. Parehas sila, guys. And my next question, a character you want but don't have yet? Sino-sino yan? Alam nyo na yung sa akin. Alam nyo na yung isasagot ko. Dami. Ako na, I'd go first. Siguro... Malamang, unang-una, yung lasing na Archon. Gustong-gusto ko siya makuha. Pero ayaw niyang umuwi, si Venti. And then, Yoimiya. I wanna get Yoimiya. Kasi right now, super, ano, naka-build yung Yunjin ko, C6. Tapos level 19, super proud. Siya yung pinaka-una-unahan kong support na 4-star na level 90. Mm-hmm. Like, super laki nung, ganda nung passive niya. So, yun, Venti, si Yoimiya, and I guess, si Shenha. I wanna get Shenha rin for my Ayaka.
kasi sobrang ganda din. And then si Xiao siguro for para kumpleto ko yung big three, yung apat na yon yung gusto ko. Ito, hindi ko talaga siya trip talaga. He's very ano, he's very strong. Ang lakas ng damage niya pero not really a fan of Ito talaga. Wala kasi siyang biceps, hindi pantay. Ayun. Naging issue talaga yun, no? Para kasi hindi pinatay ni Mihoyo, di ba? Sana nilagyan ng konting tone sa biceps. Yan, no? So, however, sana kung naikinig ka ngayon, lagyan niyo ng konting tone kasi yung biceps para, ano na, magustuhan na si, ano, Ito. Okay? Basahin mo natin sana bago ako sumagot. And si, ano naman, sa mga viewers natin, si Klee, si Venti, Coco, Mickey, Rix, Ito naman kay Del, Chichi, KAV, Venti for Cryo. Ayan, grabe. Manyak naman nung Ay, guys, may ano, kung in case you don't know, if you have Venti, gamitin nyo siya sa Thunder Suitor domain and thank me later. Ayan. Solid siya sa Thunder Suitor domain. Solid siya sa Venti. Sa akin naman, characters that I want but I don't have. Kazuha. Oh. Kazuha. Venti. Wala ka rin palang Venti. Thought guy mo rin ba siya, ano, Arvik? Oo. Wala eh. Hindi ako napag, ano, napag-prepare ng soju eh. Kaya, so, Venti. Actually, ang dami kong characters na gustong pauwiin noon ever since nung ano, nung first run ni Baal. 'Di ba tatlong characters 'yun na mga nauna, Kazuha, Ayaka, Yoimiya. Tinry kong pauwiin yung tatlo. Ayaw. Oh, no. Ayaw nilang umuwi. So ang I ended up having Baal instead. So I'm very thankful for that naman. Pero sa akin, yun nga, sobrang importante sa akin sana nagkaroon ng ganun. Yoimiya, Kazuha, Ayaka. Pero may chance ako magka-Ayaka ngayon, titignan natin. Go for tapos, it! Tapos, ano pa ba? Klee. Yan. Tsaka Albedo, wala. Ooh. Yan. Characters that I actually want but I did not get the chance to have. Albedo. Lalo na meron tayong libreng weapon na ano, 'di ba? Cinnabar spindle. Yes, diba? Yes. So, sino gagamit ng cinnabar spindle ko? Yun, nakatengel lang siya. Mamami. Ang masama 'to, nagamit mo pang ups, no? Cinnabar. Oh no, sayang. Ang sakit sa puso noon. Grabe. Ayun, ikaw, Tetu, ikaw. Ikaw, sino ba? Si Kazuha, si Venti, si Hutao. Nako, pare-parehas pala tayo walang venti dito. Ventiless. Nag-ventiless tayo. Ang next mga question ko, guys, is the character you mains. Madami yan, no? Yes. Character that we mains. Mm-hmm. Yung siguro favorite mong gamitin? Ganon? Mm-hmm. Sige, You go, Arvik. Oh, sige. Sa akin talaga, I mostly main with, ano, ang kasama ko lagi sa party ko, Baal, Bennett, Toma, tsaka Jamie ko minsan. Tapos kapag ano, sinasama ko din ng Yula, Xiao. Yan. Tapos Hutao. Hmm. Yan yung mga main ko. Ako, of course, my love, Zhongli. And then A, syempre si A, and then si si Ayaka. Tapos Kazuha, my best boy, and then Hutao, of course. Bumiyok pa ako. Si Hutao. Nagdadalaga si Madam. Nagdadalaga. And ayun, yun siguro so far yung pinaka-favorite ko lately. And ay, si Kokomi pala. Idagdag ko na si Kokomi. So super saya din yung gamitin. Ayun. Mm-hmm. Kokomi. Yan, Kokomi, a character that I want but I did not have. Super worth it ni Kokomi. Sobra. Favorite. Ikaw, ano? Ikaw, Tetu. Sino? Sino sa'yo? Sino first sa'yo? Five character ko kasi is si Xiao. Tapos, sumunod ko na five-star character is si Ayaka. Kaya, silang dalawa lagi yung ginagamit ko sa games ko. Oh, okay. Ano na ba? Ito, tanong lang. Curious na ako, Tetu Richards. Ano na ba ang artifacts ng Xiao mo? Ay, oo. Oh, naka-vermilion ka na ba? Naka-vermilion na ba? Hindi, or kasi hindi ko nakikita na mag-ganon yung show ko. Kaya naka-very decent pa rin siya. Kasi ang tagal ko siyang, inano, kumbaga, a year ko siyang
Pinorm. Oh, pinorm sa beer edition. Tapos, pupunta ka. Papalitan mo lang. Tama. Tama. Tama naman. Favorite outfit design nyo sa lalaki? Oh. Good question. Pero I'll go with Ayat. Ay, hindi. Eh. I'll go with Venti. I'd go with Ayato. Ayato ko. Ang ganda nung outfit niya. I really like it. Parang, it's, ano, ang ganda nung colorway niya, yung color palette. It's violet with blue and then with white. So, it looks very malinis tingnan. And, ayun, because of his outfit, ang bango niya tingnan. Basta ang ganda niya, tapos yung hair niya, ang ganda-ganda. Ang gapo-gapo ni Ayato, ayun. Ayun. And, yeah, siya yung pinaka-favorite ko. Siguro si Kazuha din. Ang maganda yung kay Kazuha. Parang bagay na bagay dun sa backstory niya. Mukha siyang lost traveler, ganun, lost adventurer. Kasi diba nung inintroduce natin si Kazuha noon is parang lumayo siya sa Inazuma because of what happened to his best friend, right? So, parang bagay yung outfit niya talaga sa kanya. So, I guess Ayato and Kazuha. Maganda yung mga ano outfit ng mga taga Inazuma, no? Mm-mm. Yun. Kasi it really suits that theme of the place. Mm-mm. Yes. Which is based on Japan talaga. So, ang ganda. Ang ganda talaga. Sa akin naman, why Venti? Kasi, eto ah, na talaga to eh. Nagiging issue lagi to kay Venti eh. Lagi siya na pagkakamalang babae because of he dresses, di ba? Pero ano, kung hindi nyo alam yung reason behind the Venti's ano outfit. Kaya nga siya tinawag na ano, tone deaf bard. So if you will search sa mga outfit ng bard, is talagang ganun. Ganun talaga. And I really do like ano rin Venti's ano rin talaga. Representation when it comes to being the parang Archon of Freedom. Kasi wala lang. You're free to think whatever gender he or she possesses. Kung feeling nyo, babae siya, din babae siya sa paningin nyo. Kung lalaki, di lalaki. So, ganun lang. Kaya Venti talaga ang ano sa akin. Kasi it really suits his ano talaga, his personality. Not just because of being drunk. But being a bard, nasa ano talaga niya, personality talaga niya. So, maging mangininom? Hindi lang yun. Diba parang alam mo yun, pinangangatawanan niya yung pagiging bard niya. Nandun talaga. Yun. Yeah. Ako naman tayo sa female outfits. Favorite. Ikaw, Tetu, sino yung favorite mo na male outfit? Hey, ikaw muna, male. Oo nga. Ako? Si ano, si Ayato din, tsaka si Xiao. Kasi ang asin ng kay Xiao. Pero kung titingnan niyo kay Xiao, may somewhat similarity yan sa ano eh. May pagka-similarity sa ano, sa Japanese ano. Japanese ano pa din. Hindi siya may pagka-Chinese eh kasi because of the mask. Oni mask kasi yung suot niya eh. Oni mask kasi yun eh. Tsaka yung term na yaksha, it's derived from the Japanese term din talaga eh. Oo. 'Di ba? Pero solid talaga yung aesthetics ni Xiao. Tsaka yung tattoo niya umiilaw kapag naka-ul. Diba? Yes. Sa female naman tayo. Sino yung favorite outfit mo sa female? Ang hirap naman yan, tol. Pwede naman madami. Pwede ba madami? Oo. Female? Ikaw muna, madam. A female, I'd go with, syempre, kay A. Sobrang ganda ng outfit niya, si A. And then, yung ano, yung costume ni Kaching maganda rin, costume ni Jean maganda rin, and then si Yamiko of course with her very sexy outfit and her long legs, and yeah, I guess those four yung mga mommies yung gusto ko. Yeah. Ayaka medyo, oo, medyo kay Ayaka, maganda rin yung kay Ayaka, parang super princess yung kay Ayaka, so I really like pang lady talaga. Pang lady like, yes. But pero ay kay Kokomi din, syempre, 'di ba sabi ko kanina, ano siya, mukha siyang mermaid. Pero top ko talaga would be Ace outfit. It's so pretty. Yun. Eh, kayo. Grabe kasi when it comes to female characters, andun kasi yung twist, 'di ba? Andun talaga yung mga twist.
Diba? There will be lalaki sa lalaki, Tetu Richards. Lalaki sa lalaki. Andun talaga eh. Andun talaga yun. Andun talaga eh. I salute Hoyoverse, miHoYo, Genshin Impact for the aesthetic. Pang-sim talaga. Pang-sim talaga eh. You do know how to capture your player's attention. Yun lang masasabi ko. You do know. Diba? Diba? Teka mo, si Madam Clemmie Clue, sabi niya sobrang pogi ni Zhongli. Guwapo. Diba? Kaya to. Diba? Ibig sabihin, na-captivate siya sa aesthetics ng mga yon. Diba? Andun talaga yung marketing strategy eh. Pero sa akin, top 5 will be Yula first. Sobrang ganda. Sexy. Ganda. Okay. And at the same time kasi andun yung when you listen to her music kasi or theme song talaga, yung flickering candlelight. Mm-hmm. Talagang bagay yung outfit niya. Bagay yung outfit niya dun sa yung parang pag sumasayaw siya, 'di ba? Yung parang pang talaga. Can I ask you a question, Arvik? Nung first time mo makita yung trailer ni Yula, what was your reaction? I was like, wow. I was like, damn. Ganun talaga ako. It's not just about her being sexy, but her poise. Yung poise kasi niya, the way she carries herself. Mm-mm. Eh, itanggalin na natin yung way niya ng yung pagkakaroon niya ng favorite sa salitang vengeance. Tanggalin na natin. Let's remove that. Pero, grabe talaga, the way she carries herself, yung flickering candlelight, yung sumayaw siya. Grabe, dun talaga ako na-captivate kay Yula. And, hands down ako sa kanya. Kung may aarbo rin ako sa kanya, it's either the necktie or the epaulette. Okay. Yung epaulette niya. Yung umiilaw kapag naka-ult siya. Yung nagiging parang frost flake something. Mm-hmm. So, that's one, Yula. Second ko is kay Hu Tao. Okay. Bakit kay Hu Tao? Sobrang... Hu Tao is someone that has authority over the Wangsheng Funeral Parlor. Pero pag naita mo siya ng unang tingin, parang, what the fuck, bata ka lang eh. Ganun yung tingin. Teenager ka lang, anong ginagawa mo dito? Anong ginagawa mo dito? Parang, mapagkakamala mo siyang hindi boss. Parang bata lang siya na naglalaro. So, Hu Tao is one. And at the same time, ang puti ng legs ni Hu Tao. Oh my gosh. Ang puti talaga. Maputi talaga Alex ni Hu Tao. I'm gonna say hands down Hu Tao. Okay. So Hu Tao. Number three ko is who's my third one? Say the name, Arvik. Say the name. You know who it is. Kaposes mo na. Sige, kaposes mo na. Raiden Shogun. Raiden Shogun. But I'm pretty sure, guys, niluluto na to ni miHoYo. Magkakaroon din siguro ng skin si Raiden Shogun and the other Argonauts. Sobrang kikita dun sila, for yes, sure. Yes, of course. They're considering that, especially nung nilabas si Weekly Boss na Raiden, pag nilabas nila yung skin na yun, napakaganda. Ganda nun. Napakaangas. Diba? So solid 'yon, solid. Raiden talaga for me, Raiden. That's my top that's my number 4. Number 4 ba number 3? 3. Hindi ako papayag. Ichuwok, salamat thanks sa pag-share ng stream. Okay. Next natin is the Frost Heron, which is si Ayaka nga. Sobrang ganda ng aesthetics ng armor niya. Talagang it's suited for battle and at the same time yung flexibility niya kasi. Mm-hmm. Okay, andun talaga. She can move freely because hindi siya naka parang nakapalda siya pero the elegance is there as well. And last but not the least siguro. Wala pa siya pero Yelan. Oh, yeah. Yelan. Andun yung pagka-gambler niya. Halatang halata. Halatang halata yung pagiging sugarol ni Yelan. May dice. Yelan. May dice talaga. But solid yung aesthetics ni Yelan, not because na naka-reveal yung armpit, but she moves like, the way she dresses. Di ba? Stealth-like, so sobrang solid. Para sa akin, yun muna. Mm-hmm.
Pero syempre, the game is still young. We will still encounter more characters in the future. And take note, marami yan. For sure. Mm-hmm. Marami yan. Mm-hmm. Kilikili is simp. Yan kaya makresti ka. Ikaw naman, Tetu, sino naman sa'yo para sa female? Sa akin, apat lang. Nung una, si Ganyu. Pangalawa, si Lady Ai. Okay. Pangatlo, si Shenhe. Mm-mm. Pang-apat, si Lady Ningguang. Lady Ningguang. Oh. Wait, dalawa kasi outfit ni Lady Ningguang. So, yeah. Are you talking about the regular outfit or the one in dress? The one in dress. Mm-hmm. Ganda niya doon. Ganda niya doon, pre. Ang ganda niya doon. Pero ito, Tetu, if sasayaw kayo ni Ningguang, if sasayaw kayo ni Ningguang, okay, it's a slow dance. Imagine yourself doing a slow dance with Lady Ningguang. What's gonna be the song that's gonna be playing as you dance with Lady Ningguang? Putik. Siyempre, doon tayo sa romantic songs. Romantic or romansa? Oh. Solid yung tanong mo, Krevy. I like that question. Kasi guys, there's a fine line between romantic and romansa. Okay? Mm-hmm. So there's a fine line eh. Pwedeng tinan mo yung sagot ni Chris Nick Zone. Tinan mo yung sagot ni Chris Nick Zone. Ayun, okay. Careless whisper. Ikaw, Tetu. Siyempre, we're gonna be waiting for your answer. Ikaw. Yeah. Sabi ko nga, romantic song. Mamaya na yung romansa pagkatapos. Oh! Sige, sabi mo, mamaya na yung romansa. I'm gonna take two answers. First, what is the romantic music? Putik. Sabi mo yan. Sabi niya kasi, okay na sana sinabi niya, hindi mo na ako romansa. Sabi niya kasi, after na yung romansa. Oo nga, nako. Sinabi mo yan. You dig your own sa romantic, King and Queen? Ano? King and Queen. No. Oh, King and Queen? King and Queen. Pang-prom. Pang-prom, okay. Romantic. Hindi. Oo, pwede yan, no? Kala ko sasabihin niya, the way you look tonight, eh. Someday, when I'm awfully alone. Di ba mga ganun mga pang-prom? Okay. Alright. But, tingnan natin. Okay. So, what about yung pang-romansa? Mm-hmm. Ayun, nasabi na ni Chris Dixon, Carly Smith. Eto ba, romansa ha, usapan romansa. Lights on or lights off? Oh no! Yari ka sa akin, Tetu! Yari ka sa akin, Tetu! Hindi ka makakalusot! Hindi ka makakalusot! Lights on or lights off? And dapat may explanation kung bakit yung pinili mo. Oo. Lights on para kita lahat. Oh! Lights on! You know. Di pa tapos. Kala mo tapos na doon? Kala mo tapos na. Di pa tapos. Top or bottom? Yayaring kita. Top or bottom? Top. Ah, tama! Wait. Sino on top? Oo, sino on top? Puta, sinugendohan paliklim. Sakala ko kakampi ko to. Akala niya, kampi mo siya. Ay, siya lalag yung top. Ayaw kasi napapagod. Okay. With that, I end my queries. Okay na. Huwag natin masyadong alis. Oo nga. Baka maiba na yung podcast natin. Maiba na yung podcast natin. Pero thank you for being such a good sport, pre. Yeah. Nice. Grabe. Manami ng resibo, Tetu. Yeah. Manami ng resibo, Tol. Okay na. Next question is, the enemy you hate fighting the most sa Genshin Impact? The enemy I hate fighting the most? Ako, Whopper Flowers, any element, they're so annoying. Like, saktong magbo-burst ka, bigla silang iilalim. Like, you're so rude. Sayang yung burst ko, ba't ka umilalim? Whopper Flower, yun yung una kong naisip. Ikaw, Arvik.
pinaka-annoying for me is Abyss Mage. Walang yaya yung mga yun. May shield kasi eh. Oo, tama. Pero ano yun, may isa pa pala ako, di ba, Whopper Flower. I don't like din pala yung mga Chichin Mage. Kasi nagte-teleport sila eh. Isa rin yun eh, mag-burst ka. Yung Abyss Mage, nag-instant transmission, pre. Sing! Tapos ano, ang ginagawa ko din kapag pyro, pupunta ako sa tubig kasi magte-teleport siya papunta doon. Mamatay na lang siya. Bahala ka dyan, gano'n. Bahala sa buhay mo. Ikaw naman, Tetu, sino naman? Most hated enemy. Yung mga ano, yung mga enemy sa, saan ba to? Tatsumi Island ba to? Yung mga lumilipad. Yung mga lumilipad. Yung mga parang cyclops. Fishballs, yung mga kikyam. Oo, kikyam. Tapos sinundan pa siya doon sa ilalim. Meron ding ganun sa ano. Sa oo nga, no? Underground, tapos may ganun. Nakakaya mo yung mga yun? Lalo tapos na pag wala kang ganyo. Oo, pag wala kang archer. Yung mga specter yun, tama. Specter. Pang ano eh, parang those, ano, yung mga monster na yun, parang for Yoimiya talaga, Yoimiya user. Kung wala kang Yoimiya, parang mahihirapan ka. Kasi kung, halimbawa, may Ganyu ka, like, di ba si Ganyu charge attack type siya, parang, oh shit, ang galaw niya, parang matatest yung Valorant skills mo, tutok mo, ganun. Ayan, sabi naman ni AV Rift Hound, saan nila, kay Hatchling naman, kay Delian. Tapos, ayan, tingnan natin ba? Yeah, Spectres, yes. Abyss Mage, tsaka Whopper Flower, tsaka yung J.O. Bishop na Hatchling. Ang lilikot kasi nila, kaya sila nakakayamot. Napakalikot. Tapos ang galing nila, like, natatiming talaga ng effort na kung magbe-burst ka, doon sila mag-ano. Sabi nga magdadag, magdidigang pusang galing, nakakayamot. Pang inis eh. Yung ano, magbumuhaan ta ka, nag-i-stream ka, eto na, sampalin mo! Tapos ang gawami, ay, pusa na dodge pala. Gaganong-ganong ka. Oo. Hype na hype ka, no? Tapos na dodge lang pala. Grabe. And guys, yung nakikita nyo ngayon dyan sa screen nyo, yan yung mga kasama sa Welkin giveaways, you know? Kasarapan, you know? Sa April 30. Yan pa lang. Ibig sabihin, pwede pang madagdagan yan. Oh, very nice yan. So, what are you guys waiting for? Make sure that you comment down hashtag Genshin Impact. And of course, don't forget to follow Tetu Richards. Kung hindi nyo pa nalalike and share yung stream, guys, ano pang hinihintay nyo? Follow na. Oo, and mag-type kayo ng exclamation point notify para ma-notify kayo whenever he goes live. And kasama rin yun sa, ano niya, di ba? Isa rin yun sa mga keyword niya para makasali sa raffle. Exactly. Yan. Yung sa mga nanonood dyan, guys, ano naman tayo, attendance tayo dyan, mag-exclamation point notify tayong lahat. Tara, sabay-sabay tayo. Oo, tama. Exclamation point notify. Ayan, yan. Grabe, mag-ingay. Yan, si Celeste. Mag-ingay. Yan. Ako din, mag-notify na din ako. Exclamation point, notify. Yan. Ayos na ayos. Diba? Grabe. Maraming salamat guys sa mga sumuporta sa podcast ni Tetu Richards. Oo nga. Yan, maraming salamat. Yung mula sa una hanggang sa huli sa April 30. And yet, hindi pa kami tapos. Meron pa akong content na susunod. Ang tawag naman namin dito is Tetu Richard Genshin Love Confessions. Dito yung magkakaroon ako ng mga guests na hindi kilala pero hindi ko sila ipapakilala sa ere. So, pero okay. Magko-call sila rito na magko-confess nila kung sino player sa pag-share ng or streamer. Oh my God! Oh my God, it's very ano, juicy. Very juicy yung content na yan. Nako. Tumitito boy level na to si... Oo nga, iba. Dapat din na Tetu Richard Gaming to, Tito Boy Gaming. Ayan. Grabe. Ang next question ko guys is, meron ba kayong addish you want to try in the game? Yung mga addish? Dish, yung mga niluluto sa Genshin. Oh! Yung niluluto. Mm-mm. Madami. Sa akin na siguro. Teka. I need a kodigo. Wait lang, kodigo. Ah, siguro Adeptus Axel Temptation. Axel Azona sent 12 stars. Oh, what is yung okay. Pinakabwisit kayo kalabanin na boss? Yeah, di sobrang appealing boss. Kasi sa mata. Mm-hmm. Tapos for dessert, I will go for ano Satiety Gel. Oh, alam nyo naman kung gaano ako katakaw. Food is life ako. So, teka. Gusto ko yung crystal shrimp. Gusto ko itry yun. Tapos,
yung grilled unagi fillet. I'm kinda curious about kung ano yung texture ng unagi. Is it like very soft ba? Parang is it cloud-like ba? Ganon. And then, ano pa ba? Dami ko, yung golden shrimp balls because I love shrimp. Oh, shrimp. Yon. And then, yung sticky honey roast, gusto ko rin itry. Pwede bang sabihin ko na lang lahat gusto ko itry? Lahat ng food gusto ko itry. Oo, yun. Oo. Yun. Lahat gusto ko itry. Oo. Dumating ako dun sa point na pinapanood ko on how to cook these, ano talaga. Oo, sa YouTube, diba? Sa YouTube. May mga tutorial on how to prepare these food if you want to try them. With this particular recipe. So, kung gusto nyo guys, pwede nyo naman siyang gawin. Oh my God, shout out kay Maximus Chichi EC. Ayan, hello, hello po. Hi, Maximus! May tanong guys, si follow nyo po yan. May tanong si Axel Asona. Yun. What's, okay. What is yung pinaka-buisit kayong kalabanin na boss? Di kasama daw yung weekly boss. Pinaka-buisit talaga sa akin, Rift Hounds, tsaka yun, ano talaga, Spectres and Whopper Flowers. And season mage yun, yung mga nagte-teleport yung ching yun. If we're talking about elite bosses, I guess tama ba elite yung ano parang 40 resin. I don't like Mago Kenki. No, I don't like Mago Kenki. Oh, Mago Kenki. And yung ano, yung bagong boss ngayon, yung ganun, hindi ko pa kasi alam. Golden Wolf Lord. And then yung isa pa yung nasa Kazam. Ah, si Onyx. Hindi ko pa kasi alam yung ano niya, yung gameplay niya and yung Golden Wolf Lord. So annoying. Ang dami niyang chemistry. Kailangan mo pa ng Jeyo kasi, no? Mm-mm. Yun. Ikaw, Tetu, sino ang pinakaayaw mo? Nung una, yung Hydro eh. Hydro Hypostasis. Ah, Oceanid! Uh-huh. Oceanid ba yan? Ah, Oceanid. Okay. O Hydro Hypostasis. Parehas lang. Parehas silang Hydro. Basta nung ginamit ko kasi doon una, kasi si Barbara parehas eh. Kasi gano'ng tagal inabot? Tagal. Yeah. Sabi ko ba, ano pa ba? Nung una kasi, during version man, doon sa Oceanid, siyempre kailangan mo yung, ano eh, yung, kakala ko nung una, talaga mismo siya yung kakalabanin. Steven John Masang Key said, 15 stars, niya. If you were sabi to be a food in Genshin, what would you be and why? Ganon din ako nung una eh. Ganon din ako. Let's shout out kay Justin Kim, what's up? Grabe, then, grabe. May tanong rin si Steven with 15 stars. If you were to be a food in Genshin, what would you be and why? Ooh. Ako ano, gusto kong maging Adeptus para kailangan niyo ako lagi. Wow! Pag magda-damage test kayo, ayun. Adeptus Temptation. Actually, akin, same din. Adeptus Temptation, but it's because gusto kong matem kayo lahat sa akin. Charis! Wow! I love the answer! Matem kayo lahat sa akin! Ang kapal na mga amuhan! Ay, wow! Na-shock doon si Steven. Na-shock siya doon. I'm just not trying to be funny, guys. No worries. So, I'm just trying to be funny. Ayoko naman dull moments dito, syempre. Oo. Kayo, ngot, nalbogan. Oo, oh, di ba? O, oh, kabog, oh. Sinong kakabog doon? Di ba? Ikaw, Tetu, ano naman sa'yo? Ano naman sa'yo? Sa akin yung sweet madam para araw-araw nyo akong gamit. Ay! Ayaw patalo. Tama, tama na ito. Kumbaga eh, ano? Kumbaga eh, gamit na gamit ka na. May isa pa ako. Okay, yung yes, ano, hamburger kasi full burger kayo sa akin. Oh! Oh! Full burger! Burger tayo dyan. Grabe. Oh, diba? Pati yung ano pala, delicious golden crab. Madalas din yun. Kasi yummy ako eh. Oh! Yung sa akin, napaka ano, napaka wholesome. Tapos sa kanila, oh my God. Alas na po, yung confidence, nagpas ano eh. Oo nga eh. Nagpas roof eh, no? Nagpas roof. Jarot lang guys. But yeah. Ayun. Yun lang. Kaya patawa ko lang kay lahat. Mm-mm. Okay. Back to the topic, favorite place on the map. Sorry? Favorite place on the map.
Ah, favorite kung ano yung o saka lang, akala ko pang PBB na tanong ako. Ano isasagot mo? Ano daw? Fort Bonifacio. Oh, bakit Fort Bonifacio? Fort Bonifacio. PBB. Wala bang pre-taste? Pwede ka naman eh. Hindi ka dito, ano, Steven. Hindi ka dito kung ano pre-taste. Pero yes, compress kami ng sagot ni ano ni Evie Lucero kay Pavilion sa akin. Tsaka yung pick ng Dragon Spine. That's my favorite place. Ako, ano, kumakalma ako din sa ano, yung sa puno sa Windrise. Yung malaking puno doon, it's super calming. And then yung malaking puno doon sa yung sa kay Azaha. Maganda rin yung puno doon. Oh, very siya. Magical siya. And then, kung siguro sa Inazuma, Inazuma. Ano ba sa, dapat per region meron. Yung sa, ano, Narukami Shrine. Ang ganda niya. Kasi full of sakura trees, ganun. And it's pink. I love pink, sorry. Ayun. Sa akin, kulang ako sa Inazuma. Siguro, yung favorite place ko sa Inazuma is yung Inazuma mismo. The Inazuma Island mismo. Oh. Kasi andun yung parang aesthetics talaga ng mga ano eh, ng mga Japanese eh. Andun talaga. Oh, so, okay. The city, no? City talaga. Inazuma City talaga. For me. Solid siya. Yan. Ganda nga din. Ikaw, Tetu. Ikaw naman, Tetu. Sa akin, Watatsumi Island. Kasi ang lakas maka-Jezebel eh. Alam mo, super last kong inano yan and explore kasi nahihilo ko sa map na yan. Yung mga jellyfish kasi. Yung mga jellyfish. Nahihilo. Kasi nakakahilo siya yung kulay niya. I don't know. Nakakahilo talaga siya. Kami lang ba ni Arvik ang nahilo dun sa Watatsumi Island na yun? Grabe. Oh, may iba pa ba dyan? Lalo na kapag yung quest mo is yung ano collect the electro ano. Hindi Articles? Oo, oh, hindi ko alam kung nasan sila, promise. Nakakakulay. Siyempre, pag may favorite kayo, may pinaka-hate kayo na map, ano yun? Pinaka-hate? Oo. Pinaka-hate? Ang hirap ng pinaka-hate. Siguro pinaka-hate ko, ano ba? Ah, unahan ko na kayo so far sa akin, Chasam. Kasi pag nag-i-stream ako, nakatabing yung ulo ko eh. Oo. siguro I'd go for Dragon Spine kasi super hassle nung ano nung kailangan lagi kang warm. Lagi kang warm ang hassle niya, parang gusto mong mag-explore lang pero you have to pause sometimes kasi nawawala na yung magkakaroon kayo ng frostbite ba yun. Ayun, pinaka ayokong lugar naman Sorry, the Kasam din kasi ang dilim niya. Dilim na. Ayun. Sa akin yung labas nung Kasam, same with Tetu Richards kasi na parang yung ano niya, yung surface ba 'yan? Yung surface, yung orientation kasi minsan syempre ina-adjust na 'yon, tumatagilid na yung ano niya, yung orientation niya because of the Steven ano, John Masang kasi 10 stars if you had a chance to marry a character in any region. Who would it be and why? Hindi mo mamalayan na mapapaganon ka na, no? Parang unconsciously, ginagano mo na yung ulo mo. Uy, nag-send na naman si Steven with 10 stars and may question siya. If you had a chance to marry a character in any region, who would it be and why? Parang, Yula! Tapusin ko na, Yula. Parang ang dami niya na. Ayato. Ayato sa akin. Why? Layay sa akin. Ayato is enough. Future secure. Commissioner eh. Commissioner. No, let's be realistic. Saan ka pa pupunta? Saan ka pa pupunta, di ba? Saan ka pa pupunta? Mayaman. Guwapo. Matalino. Unlimited supply ng boba. Ay, tama. Oo. Saan ka pa? Sa akin talaga, Yula. Kahit sabihin mo walang pera si Yula, cute kasi siya pag nalalasing eh. Ay, pag may alak. May balak. Hindi, cute lang talaga si Yula pag nalalasing. Ito, masyado naman kayo. Siyempre, pangakasalan mo, doon din naman ang bagsak nun eh. Ito, bagay, tama. Doon din naman ang bagsak mo, masyado naman kayo sa akin. Kung makawala, may balak kayo. Bakit hindi ba kayo mag-ano ni Ayato?
And wholesome kami, wholesome. Napakadalagang Pilipina ng sagot, eh. Oo. No? Sipsipin mo ang sagot ni Ayan. Diyos ko, Lord. Ayan, nasagot na natin. Ikaw naman, ba't si Amy ko? Ano, oo nga, bakit? Bakit? Si Amy ko. Hey, kasi siya, ano eh, siya yung maganda sa paningin ko. Ooh, paano si Ningguang? Eh, di ba sinayaw mo nga siya kanina? Tapos may pang-romansa ka pa. Tapos biglang si Yemi. Nasa nang konsensya. Tapos si Yemi ko pipiliin mo. Charot. pero maganda talaga din si Yemi ko. Ang ganda niya yun. Pero ano yung pinaka-nagustuhan mo kay Yemi ko? Anong part? Nung aesthetics niya, hindi katawan, aesthetics. Yung ano, yung... Kasi I like, ano, sa lahat ng game na nilalaro ko, I like yung mga Foxy na features. Oh, Fox. Oh, what does the Fox say? Sky Carbonel, salamat, thanks sa pag-share ng stream. It's getting hot in here, ano ha? Tetu ha? Okay. Want me to take off my clothes, ha? sabi ni Axel, kay Ningguang daw, future secured ka na din. Future. Diba? Sa ano ka pa, lumulutang pa yung palasyo ninyo. Oh, tama. Pag may umaway sa'yo, babatway niyo ng Jade Palace. Oh, Jade Palace. Tol, babagsaan ng Jade Palace. Diba? Mm-mm. Okay. And my next question is, why did you start playing Genshin Impact? Oh. Wholesome na yung tanong. Yeah. Ay na. Okay. Ako na. Ayun, sa mga hindi nakarinig ng sagot kanina, I started playing Genshin October 4, 2020. During that time is, may isa pa ako nilalaro, Dragon Nest Mobile, and medyo parang nandun na ako sa, bored na ako dun sa larong yun, pero naglalaro pa rin ako. So, yung mga kagild ko noon is, naglalaro din sila ng Genshin, tapos ipinag-uusapan nila sa GC namin. So, na-curious ako, and since naghahanap ako ng bagong malalaro, edi I tried it, and ayun, nagustuhan ko naman siya. Kasi para siyang, yung Dragon Nest Mobile kasi is parang may PvP siya, so if may PvP, may leaderboard. So, medyo nakaka-stress din yung ganun eh, kasi hindi mo maiiwasan maging competitive. Tapos, yung Genshin, it's, ano, super nakakakalma siya laruin. Gaya nga ng sabi ko sa stream ko, Genshin is one of my happy place. Basta sobrang, ano niya, ganda. Well, except for the artifacts. Kakagigil talaga. And for the gacha. But yeah, maganda talaga laruin yung Genshin. Sobrang helpful siya sa mental health ko din before. Kaya tinuloy-tuloy ko yung laro. Ganon. Kayo ba? Sarado na raw ang sarado na. Yeah. Wala na, nag-close server na talaga. Pero may mga private servers ngayon siya. And yun yung mga nilalaro ng iba. Pero solid kasi talaga Dragon Nest eh. Anong character mo dun? Sorcerer. Sorcerer. Anong job? Kasi diba dalawa yun? I can be Selena or Force User. Selena for PvE, tapos Force User pag PvP. PvP. Ako naman, the reason why I started playing Genshin Impact, talaga nag-pre-register na ako nun. Kasi I'm very interested talaga sa lahat ng RPG. Kasi I've been playing games ever since. Nagre-renta pa ako nun dati ng mga ano, kasi wala pa akong mga gamit noon. So I rent tipid-tipid ng baon para makapaglaro. Alam mo yung mga typical na kabataan dati. Uh-oh. So if you want to play something, you have to starve yourself sometimes, di ka kakain. Uh-oh. Itin mo yung baon mo para lang makapaglaro ka sa computer shop. So, I am one of those guys. And, before Genshin kasi, I was playing sa PlayStation nun and Nintendo Switch. And, I was playing Legend of Zelda, Breath of the Wild. Oh, okay. So, yun nga. Maraming nagsabi that Genshin Impact is something that you can compare to Breath of the Wilds. I totally agree at some point, but not most of it. May mga pinaghugutan si Genshin kay Breath of the Wilds, but when it comes to ano kasi, when it comes to you know updates, wala na, sarado na si Breath of the Wilds. Wala na siyang ano. There will be no more extensions. The map is already limited. Unlike sa Genshin Impact,
there are still other regions yet to come. Mm-hmm. And there will be more updates and events. Sa ano kasi Zelda Breath of the Wilds, purely ano lang siya, adventure lang siya. So unlike dito sa ano sa Genshin Impact, you can do co-op and lots of stuff. Kaso it ano talaga, it will take toll sa ano mo, sa device mo. So dati I tried playing it sa PS4. Unfortunately, hindi pa siya cross-platform noon. So sabi ko, hindi ko makalaro yung mga tropa ko. Kasi hindi nga siya cross-platform. Mm-mm. So, I was forced to use my phone. Tapos, nung nag-register na ako sa phone, eventually, hindi na kinaya ng phone ko. Kasi nga, syempre, it was during the pandemic. So, it's a limited money noon. So, eventually, ayun, nakabili tayo ng decent computer, upgrade. Ngayon, nandito na ako ulit. Pero I really do like Genshin Impact talaga. The way it's being promoted. And I never once hated this game. Talagang malaki ang pasasalamat ko rito kasi dito ko rin nabuo yung community ko. Kaya, yes. Yan, pares kami ni Clemmy Clu. Sobrang thankful kami sa game na to. Yan, even Tetu Richards. Dito kami nagkakilala eh. So Genshin Impact is like a safe haven for us. Yes, exactly. Yan, yun naman sabi ko. Ikaw naman, Tetu, what made you decide to play Genshin Impact? Kasi una ko siyang nakita talaga, nilalaro siya ni, ano, ni Soru chan. Big fan ka ba ni Soru? Hindi, kasi playing, kasi nung una pa lang naglalaro si Soru chan, ang, nandun kasi ako nung naglalaro pa lang siya ng Resident Evils. Matagal ka ng follower talaga ni Soru. Tapos nung una ko siya nakita doon, sinubukan, hindi ko pa siya sinusubukan. Tapos, dumayo pa ako sa ibang streamer like Miraland. Na-curious siguro ako. Sinubukan ko siya. Tapos nagustuhan mo naman siya. Oo. Kasi that time, naglalaro ako like Run Online, Espada. I played Run Online as well. Tapos Kabal. Character mo sa, ano, sa Run Muna Run. Archer ako doon. Shaman. Anong school? Phoenix. Mystic. Magkalaban. 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 Kabal. Anong character mo sa Kabal? No. Warrior. Warrior. Anong nation? Procyon. Pares tayo ng nation. Procyon. Okay. So, kalaban namin lagi Kapela. Ay, anong server mo? Ano ako? Neptune dati. Tapos naging Jupiter. Jupiter. Ako kasi Mars ever since. Part ako ng Imperial Dynasty noon. One of the top guilds sa Mars server nga lang. Steven so, John, solid pa din, solid pa din. Maganda ang ano, maganda ang... Uy, Shaman Dex type. Nice yan. Wait lang guys. Listang casting yan. Yes, si Steven, nag-send ulit ng 10 stars. What's your advice sa tinyo aspiring Genshin Impact creators out there? Sa akin, huwag kayong papayag na merong taong pipigil dun sa gusto ninyong gawin. Because it's your stream, it's your rule. Pero still, guys, we have our limitations on what we can do as streamers as well. Hindi naman lahat ng bagay kaya nating i-ano din, i-provide sa mga viewers natin. So, samahan mo lang ng hard work talaga. Tapos, don't give up. Trust in the process. Believe in what you do. Kasi kapag hindi ka na naniniwala sa ginagawa mo, that's the time wherein tatama rin ka na eh. Yun. So, yun lang yung may papayo ko sa mga bago. Huwag tayo magmamadali. Tiwala lang sa proseso. And continue grinding lang, kapatid. And at the same time, kung hawak mo naman yung oras mo, diba? There will be no problem. Pero kung sobrang aga pa lang, then you're gonna be giving up. Mahirap yun. Mahirap. Halos same kami ng sentiments ni Arvik. Dagdagan ko na lang. Basta make sure na ine-enjoy mo yung ginagawa mo. Kasi kung hindi mo i-enjoy yan, mawawalan ka ng gana. If you are very new, huwag mong isipin yung stats. Kasi pag lagi mong sinisilip yung stats mo, mag-worry ka niya na bakit ganon, walang nangyayari.
Basta mag-focus ka muna sa pag-create ng community mo and show doon sa community mo na you're having fun kasi to follow na yan eh. Pag nakikita nilang naghahanap ka, na masaya ka, na gumagawa ng content for them, sunod-sunod ang darating yan and always be true to yourself. Kung ano ka talaga in real life, yun yung ipakita mo sa stream para maramdaman ng community mo na genuine ka talaga. Hindi yung nagpapanggap ka para lang magustuhan ka ng tao. Yes. Yun. Authenticity is very important. Mm-mm. So kung ano yung nakikita nyo rito na Clemiclu, na Anduin, ganyan kami in real life. Kapag nakita nyo ako in real life, and si may mga tao na ako nakita rito in real life, si Kresnik, si ano, they can attest na parang kung ano ko, kung gano'n kakengkoy in stream, ganun din ako kakengkoy in person. Ganun. Mm. Kasi mahirap guys mag-build ng personality na labas dun sa tunay na ikaw. Yes. So, mas maganda kung i-build mo yung community mo, knowing na ito yung personality mo, ikaw talaga to. On screen and off screen. Ganun yun. Hi, Ted! Thank you so much, Ted, for being here. Ikaw, Ted Richard, ano ang iyong mga advice? Mga advice ko dyan, like me kasi, nyo lang din sa pag-i-stream. Okay lang na wala kang viewers, basta't gusto mo yung ginagawa mo. Sabi ko nga, ang gusto ko lang una, yung marirecord ko yung paglalaro ko. Oo, tama. Diba? Plus yung pag may kausap ka na dyan sa stream, kausapin mo lang yung kausapin ng... Uh-oh. Yung alam mong hindi ka iiwan, yan, ganyan. Kasi habang nakikita nilang masaya ka, masaya din sila. Minsan kasi, tayo yung nagiging stress reliever na mga nandyan sa comments. Yes, yes. Parang tayo yung escape nila sa reality. Pag wala kang nakikitang viewers mo dyan, huwag ka ma-postate. Natural lang yan kasi yung pangalang tayo sa larangan ng mga stream. Ganon. So, In addition, wag tayo masyadong maaapektuhan. Wag mong titignan yung viewers mo. Wag mong titignan. Ang tignan mo lang comment section. As long as may nagko-comment diyan, ibig sabihin noon na-entertain mo yung nagko-comment. So, laban lang. Laban lang tol. Wag kang susuko. Yeah. Steven John Masang kay sent 10 stars. And salamat ulit sa another 10 stars. Kaya isa kayo sa mga solid content creators. Super love talaga. Ito na last star ko. Thank you, Tetu Richard, for this wonderful collaboration. Salamat kapatid na Benusor. Follow niyan si Kamis. Tama. Ito na link natin yung kanyang Twitch para ma-follow natin. Dapat yung... Okay. Asan? Yan. Ayan. Guys, follow Benusor. Yan. Sinandan ni Madam. Follow ko muna guys ha. Mamaya makalimutan ko. Vlad Inibadi Ola, salamat thanks kind of sa pag-share ng stream. Is the community is being shared from one to another. Yes. Diba? And the healthy community is being kept alive. Yung tipong hindi lamangan, parang alam niyo. Ganun lang. Kung may manood sa atin, wala man, okay lang yan, kapatid. Ang mahalaga, nakikilala natin yung isa't isa. Nakikilala yung isa't isa as co-content creator. You can follow each other. Then, kung na kayo, you can share each other's community. Tapos, from there, dadami pa yan. Doon na kayo makaka-form ng sarili ninyong community. Hilahan pataas. Mm-hmm. Hindi pa baba. Tama. Ted Guerrero Padilla is now following. Utak lang ka. Ay, nag-gift evening din sa'yo, Ladini Badiola, isa rin sa moderator ko. And, yet, streamer din. Oh, si Strawberry is here. Hey, shoutout. Hello, Lance. Shoutout nga pala sa pamangkin ng jowa ko na si Viray. I love you, Viray. I miss you. Shoutout sa'yo. Nanonood yung pamangkin. Ayan. Ang next question is, what is your main team? Main team? Oh, no. Main team? Oy, solid. That's a very tricky question. Lalo na sa aming matatanda na sa Genshin na madami ng characters halos, madaming team comp. Ano ba? I guess, favorite ko ngayon, parang yung nagbubuha talaga sa akin sa Spiral Abyss would be my Morgana. Well, not Morgana. Organa comp? May freeze comp na lang kasi wala si Mone. So, ayun, may freeze comp. Si Ayaka, si Kazuha, si Ganyu and Mona. Ganyu and Kokomi. Or si Ayaka, Kazuha, Mona, and Diona. Yun. Kasi, feeling ko talaga yung meta ngayon would be the freeze comp.
iba pag meron kang solid na nagfe-freeze comp, especially in Spiral Abyss, right? Mm-hmm. Yun. Ikaw, Arvik. Sa akin naman, team comp ko kasi kapag sa Spiral Abyss is mostly yung kapag ayaw mo dumikit sa yung kalaban mo, ang gagamitin mong team comp is overload, di ba? Kasi tatalsik sila. And yet, kapag na-corner mo na sila, yun yung masakit. Kasi habang lumilipad sila, they don't have any more walls or they don't have any more space para tumilapon. So, ang team comp ko mostly talaga is Electro and Pyro. So, sa akin, Benny Boy Toma, Yamiko, and Baal. Tapos sa second ko is Hu Tao, Xing Chu, Rosaria, Chichi. Yan, Chichi. Okay. Yan. Shoutout ikaw, kay Viray. Yan. Di raw narinig eh. Shoutout kay Viray. Ikaw, Tetu, sino sa'yo? Ang unang main team ko kasi is Morgana. Mm-mm. Mona, and Sucrose, Ganyu, and then Bennett. Ano? I see. Pero ano, aside from my Ayaka team, ang gusto ko rin is yung Raiden Shogun with Xing Chu, Shangling, and Bennett. Sobrang OP nung team na yun. Bumuhat din yun sa akin sa Spiral Abyss, especially nung time na yung mga bago pa yung Mechanical Eye, di ba ang lilikot nila? Tapos yung Perpetual din. Tapos ano rin, enjoy rin akong gamitin si Eula and si Raiden together kasi sobrang lalong lumakas yung damage ni Eula because of the super conduct of Raiden. Kaya solid. Ang dami, ang hirap magsabi ng isang team lang kasi lahat it really depends din sa kalaban, 'di ba? Yun. Grabe. Pero ano kasi ang kinaganda kasi ng Baal comp with Eula is na-add yung painful omen effect dun sa ult ni Eula, making it easy for Eula to proc her ult talaga, yung mapuno niya yung stack ng ult niya. Solid. Maganda siya, maganda. Yun. Super lucky talaga ng tulong ni Raiden Shogun sa team niyo. Mm-hmm. Yan. Kaya sa mga hindi nakakuha ng Raiden, guys, abangan niyo kanyang third rerun next year. Kala mo alam na alam. Alam na natin. Sabi ni Clemiclo, may rerun daw. Wala. Budol! Kagawin sa budol. Ayun. Ang next question ko is Tagalog na Tagalog. Para sa inyo, ang ilan sa pinakamasayang sandali sa paglalaro ng Genshin Impact? Oh, okay. Pinakamasaya? Ano yung sagot na ako? Ikaw, go ahead. Pag nananalo ako sa PT. yun, tama. Kasi as an F2P, sobrang fulfilling niya. Di ba? Parang, alam mo yun, when you pull the character that you want and you did not lose, grabe, sobrang fulfilling. Kaya sasabihin ko sa'yo, ano ba yung pinakamasayang moment mo sa Genshin Impact when you play? Kapag nakapag-pull ka ng character and hindi ka natalo. Yun. That's the best moment. Sa weapon banner din. Yeah, weapon banner din, di ba? Lalo na sa weapon banner kasi dalawang beses kang pwedeng matalo. Di ba? Kaya kung unang beses pa lang at nanalo ka na sa weapon banner, sobrang kiyaw mo. Panalo sa weapon banner tapos early PT pa. Grabe. Dagdagan ko lang yung sinabi ni Arvik. Siguro pag nakakuha, pag hindi pumunta sa def, HP, or ER yung substance, yung pag-upgrade mo ng artifact mo, like, napunta siya sa tamang stats yun. So, very satisfying siya. Yung tipo nag-a-ups ka ng artifacts ng E2 mo, tapos pumutok lahat sa elemental mastery, tapos HP. Outs, gege. Outs, GG. Paano sayang resources? Kaya nga eh, matik pakain siya. Ang masama pa doon, nag-a-droll yung HP. Tapos ang choices mo, tatlo, crit rate, crit damage, attack percentage, tapos HP. Doon papunta lahat sa HP.
speaking of that, may ano ko, may tanong ako. Ano yung ano, yung character na pinakamatagal yung binild na sobrang nahirapan kayo sa pagka-farm ng artifacts? Character na matagal kong binild. Mm. Xiao. Oh, ikaw, Tetu. Recently lang ako nagkaroon ng mag-build. Inulungan din ako mag-build na ito eh. Kumbaga, papalit-palit kami nung una ng world. Nung naglalaro pa si Mira ng Genshin Impact, binibuild ko na siya si Xiao. Isang taon ko siyang binild. Pagpangit ako si ano. Artist ko sa world ko, ako sa world ni Mira. Yun. Oo. Yung sa akin naman, until now, still trying to build my Raiden Shogun since September. Kay Yula, medyo natagalan din ako, pero medyo tolerable na. Parang pwede na yung build ng Yula ko ngayon. Pero ngayon, ito, si Raiden, until now, nagpahinga na muna ako sa kanyang pagpa-farm ng artifacts. Kasi sobrang nakakabali. Oo, like, ang dami mo ng wasted resins. Tapos, wala pa rin, pupunta sa def. Tapos, samantalang, yung mga nagpapareview sa'yo, putang ay, napapag kayo ganyo. Oo nga. Pahingi naman ng swerte. Mahalin mo din naman ako, Miho. Ganun lang yung masasabi mo eh. Kaya minsan, ano nangyayari dyan, namumura ko yung mga nire-review ko minsan. Puta! Napapaganon ka kasi makikita mo binastos nung substat, kunyari sa circlet, crit rate niya is 31%. 31 ba? Tama, 31%. Kasi makita mo yung crit damage, 42. Ano to, ginawa mo substat yung crit rate mo? Bastos eh. Nakakainggit kasi bakit sila swerte tayo hindi. Oo, mapanakit eh. Mapanakit kasi kayo minsan guys, pasensya na. Pero hindi naman namin sinasadya na namumura. Tao din naman kami, may feelings din naman kami. Naiinggit din naman kami. Marunong din kami maingit guys. Yun naman sa akin. Diba? Hindi kasi kami pinagpala eh. Yun ako yung masama nun eh. Streamer, pero hindi pinagpapala. Ano yung streamer's luck? Wala ako noon. Tapos minsan ang mangyayari pa, yung mga kaparty mo, minsan kapag nag-stream ka na may kaparty, sila pa yung nakakakuha ng magagandang drops. Diba? Tapos iingitin ka pa, kap, pinakuha ko maganda. Pambira naman kayo. Be sensitive enough naman, nakakapanakita kayo. Diba? Pero swabe pa rin yan. Ang next question ko, sino ang mga influencer nyo sa paglalaro ng Genshin Impact? Oh, nice question. Ikaw muna, ano, Clemmy Crew. Kung maisip, teka lang, mag-isip muna ako. Ikaw, Tito Richard, sinasayo. Pinasapasahan. Pinasa na lang eh. Sino ba? Like, dapat ano ba, naglalaro pa rin ngayon or hindi na? Kahit hindi na. This is so hard. Ang hirap ng tanong na to. Sino nagiging inspiration mo para maglaro ng Genshin Impact? Tama ba? Influencer. Influencer. So parang sino yung naghikayat sa'yo maglaro ganun ng Genshin? Oo, parang ganun. Siguro yung ano, mga ka-guild ko sa Dragon Nest Mobile kasi sila talaga yung reason kung bakit ako, why I found out about Genshin since pinag-uusapan na. So, sina Tintin, sina Migi, sina Bebe Kali. So, sila yung influencer ng Genshin sa akin. Pero kung sino yung nag-i-inspire sa akin para maglaro ng Genshin, my cuties. My cuties kasi ayun. Nasasabi ko minsan sa stream ko na nakaka-burn out naman talaga sa maglaro ng Genshin minsan pag sobrang malas mo sa pool, Mika's sa artifacts. Contest, pero thanks sa pag-share ng tuloy stream pa rin because of my ano, my community, my lovely cuties because of them. Yes. Exactly. Mm-mm. Tama. Kasi ano, honestly speaking ako, ang mga nag-inspire naman sa akin na magano. Kasi before I started playing Genshin ulit nung nagka-PC ako. Kasi nga hindi pa kaya ng PC ko noon. So I was playing Dota 2. Tapos nailala ko nga sina Cap Bombs. So ayan, na-inspire ako ni na Cap Bombs para mag-stream ng Genshin. Mababa pa yung AR ko noon. I was like in AR-45. Pero nag-i-stream na ako noon. So, kung ano man yung narating ko nun, sobrang salamat din sa kanila. Siyempre, andyan din yung community ko, yung Anduin HG fam.
So, kaya kami laging nagsusumikap na mag-stream is because of you guys, Clement Cuties, and at the same time na Anduin HG fam. It's because of your support. Hindi lang siguro dun sa mga supporters namin, but the people who follows us and who actually interacts with us. Yes. You guys are the reason kung ba't kami patuloy na nag-stream. Kasi without you guys, our stream will be dull. Kasi wala aming kausap. Just a stream, ganon. Oh, it's just gonna be a stream. Pero itutuloy pa rin namin, may kausap man kami or wala. Pero syempre, iba yung dating kasi if we have you guys watching us. Yes. Okay. So, the reason why we do that, the reason why we continue streaming is because of you guys. Mm-hmm. Okay. That's the best answer that we can give you guys. Even Tetu Richard, the reason why he is streaming is because he wants to provide you guys entertainment and at the same time, knowledge when it comes to the game Genshin Impact. Yes. I'm Sam. Follow-up question. Naging Def Arcon na ba kayo? Def Arcon? Hindi pa. Sino nag-follow up question na yan? Ibaban ko sa stream ko. Joke. Ako, no yeah. Anong Arcon ka, Arvik? Ano ako, HP Arcon ako eh. HP Arcon ako. Sino nagtanong nito? Sino nag-isip ng tanong na to? Ibaban ko. Joke lang. Alam nyo, nasagot nyo dyan, guys. Ang dami ko ng video na pinopost about dyan sa mga deaf na yan. So, it's a big, big, big yes. Pero hindi ako deaf Arcon. Crit Arcon ako. Excuse me. Crit Arcon. Ang deaf Arcon, yung ano, Rex Menese. Kasi, so, di ba alam nyo yung event ko na, ano, artifact event? Sumasali lagi yung Rex Menese. Alam nyo kung ano yung na-upgrade nyo lagi. Kahit HP percentage, ano kukuha nyo lagi, deaf pa rin. Siya yung, ano, siya yung legit na deaf Arcon, yung Rex Menese. ang sabi, uy, di pasbado bibig ko, talagang tanong yun. Tanong naman pala talaga. Okay. Next question is, how important Genshin Impact for you as a part of your daily routine? Siguro ko ile-level ko yung ano ko, yung importance ng Genshin Impact in my daily routine. Mm-hmm. It's a 10. Kasi hindi na ako sanay nang hindi nahi-stream ang Genshin Impact. Even for a day. Minsan yun nga eh, kaya nga to the point na nagkasakit ako ng tatlong araw kasi even though I was feeling sick already, Christian Limbado, I still tried is now following. Pushing myself to the point na yun nga, nabinat ako, talagang hindi ko na kinaya. That's how important Genshin Impact is to me. Kasi sobrang nakakatuwa na nakikita mo yung mga sumusuporta sa'yo, nanonood pa din. And it's what keeps you going eh. Andun yung nagpo-push sa iyo lalo para bumangon, mag-stream, 'di ba? Mm-hmm. It's their conversation with you that keeps you going. Kaya ako talaga on a daily basis, yes, it's a 10 for me. And I cannot let a day go by na hindi ako nakakapag-stream ng Genshin Impact. Unless talaga katulad ng nangyari ngayon, nagbakasyon ako. I really needed to unwind. And I was sick for a few days. So, ayun. Kinailangan ko talaga mawala. Don't worry, guys. I'm back. Ako naman, alam mo yung, ano, pag malapit ka ng matulog, yung andun ka na sa parang pinaka, basta tulog ka na pero may consciousness ka pa. Andun ako sa, andun sa ganon. Pero pag naalala kong yung resin ko is mafufull na pag hindi ko siya na-condense kasi naglalaro lang ako ng Genshin pag stream ko. So, sinasakto ko lagi yung resin ko para mag-stream ako. So, pag ayun nga, patulog na ako, tapos bigla ko naalala ko, oh shit, mafufull na yung resin ko. Gigising ako para maglaro ng Genshin. Tapos, kino-compute ko lagi. Talagang iniisip ko yung resin ko lagi na, oh my god, my resin. Pag nasa labas ako, iniisip ko yung resin ko na mafufull na ba siya. Lagi ko sinacheck yung resin and sinasakto ko talaga. Ganon ko siya. Nasa part na din talaga yung Genshin sa routine ko and parang hindi kumpleto yung isang araw kung hindi ako magde-dailies. Parang may kulang pag walang Genshin. Ganon. So, our life is incomplete without Genshin. Yes. Yes. Mm-hmm.
Ikaw ba, Tetu? Gaano? Ano ang impact ng Genshin Impact sa'yo? Eh, kasi ito kasi how sa akin eh. Naging depressed reliever ko kasi siya that time. Kaya okay na okay sa akin yung Genshin Impact that time. Ito yung paglalaro ng Genshin Impact. In the same time, nag-aaral ako noon. Pinagsasabay ko siya para maging way siya ng depressed reliever ko. I see. Okay. Ang next question, how do you balance or ano, how do you balance work life with gaming and streaming? Ako kasi, my work is very flexible. Parang bibigyan lang ako ng nung workload ko. It's up to me if I'm gonna do it like pang matagalan isa-isa or gagawin ko siya ng isahan. Ako, I do it like isahan para tapos na ako. May times na ano, like right now, parang 2 weeks na akong walang ginagawa ng work kasi nasubmit ko na agad-agad yung work ko for this month. So, ayun, kaya nakakapag-stream din ako daily is because wala akong masyado ginagawa kasi nagawa ko na agad yung work ko. Pero may times na ano na may biglaan yun pag ganun na namo-move ko yung stream ko. Syempre priority pa rin yung work, 'di ba? But yun, as of the moment, kaya-kaya siyang i-balance. Yung pagsi-stream ko actually is parang minsan kasi bored ako pag hindi ako nagsi-stream. So nagsi-stream ako to para may kausap ako, ganun. So very balanced siya ngayon. Ganun. Ako currently I am focusing on stream talaga. Kasi it has been my dream to be my own boss. Parang alam mo naman, parang, diba, parang ano kasi pag ano ka, pag streamer ka, you are in charge of your time. Tapos you don't have to listen to anyone. Yes. Kasi it's your own time eh. Kaya nga I want to work really really hard to reach that dream at makilala sa streaming industry. And syempre kapag nandun na tayo sa level na ganun, we have to give back dun sa community natin, di ba? So ganun lang naman eh. That has been my dream and it will always be my dream. Yun. Kaya I'm gonna be focusing muna ngayon sa ano. Pero I actually applied for a part-time job, baka mag-start na rin ako ng May. Pero it's gonna be a flexible work din naman, just like Lemmy Q. Ang next question ko, if money is not a factor with ka, which character or weapon would you wail for? If money is not a factor. Kung walang problema sa pera. Like Alden Richard. Ay, sana all, no? 300,000 for Aya to. Natalo kasi. Ng ilang every uli. Time, natalo. Oo, natalo siya. So, ganun yung nangyari. Sinong character? Pwede bang madami? Pwede naman madami. Madami? Yung Zhongli ko, siguro I'd go for C for Zhongli. Raiden, C6. Ayaka, C6. Kazuha, C6 rin Kazuha. And, so far, yun pa lang yung gusto ko. And, makakuha man lang kahit isang copy ng Venti, please. yun yung sagot ko. Hindi talaga siya mag-get over kay Venti. Kahit isang Venti lang. Baka yun talaga ang ano, solution para Venti. Magkaroon ako ng Venti. Ayun, yun sa akin. Definitely, yung mga favorite characters ko. Kasi si Zhongli kasi, si Hu Tao, I want to see C6 Hu Tao as well. Kaya C4 lang yung Zhongli ko. Kasi diba yung C6 ni Zhongli is nag-heal siya, diba? Immortal. I usually use my Zhongli with Hu Tao. Diba? Kailangan low HP lagi si Hu Tao. Kaya okay na yung C4 sa kanya. Or C5 kay Zhongli. But definitely Hu Tao, C6. Para hindi ko na problemahin yung crit rate na yan. Ayun, yun yung mga characters na gusto kong i-whale talaga. Ikaw, kayo ba? Ako, siguro... Hindi naman sa ano, pero hindi ako magsi-C6 ng character. Pero ang gusto ko masi-C6 yung mga pioneer characters. Like Kaeya, Lisa, Amber. The standard team. Kaeya, Amber, Lisa. Yan, yung mga standard characters para mabigyan natin sila na mas matinding showcase talaga. Kasi honestly speaking, may mga nagpa-review na sa akin ng C6 Lisa. So ako na-amaze ako ng ganun kasi it requires lots of luck para makapag-pull ng, 'di ba, standard character sa standard banner or kaya sa kahit sa ano man lang, 'di ba?
solid. So para sa akin, maganda. Okay yung ganung plano kung hindi man ano, I'm not gonna come after the C6 character, but the capability na pwede kong i-C6 yung mga standard characters kasi money's not an issue anymore. Yes. And parang mas magastos kung yun yung i-C6 mo, 'di ba? Oh, honestly, those characters. Yes, exactly. 'Di ba? Pag sinisix mo si Kaeya tol, kagastos ka siguro ng 500 ano, wala ka pang C6 Kaeya promise. Pero what you can do is, halimbawa, champohan mo na nasa Paimon Shop yung mga characters yun, na yun. Yun. Ganon yung pwede mong gawin para makatipid ka kahit papano. Mm-mm. Pero di ba ano, kasi madalang talaga silang lumabas din eh. So it will take time. Pero syempre kapag bumili ka naman sa Paimon Shop, hindi naman pambili doon is Primo Gem eh. Ang kailangan mo Star Glitter, so magpo-pull ka din talaga ng magpo-pull. Magpo-pull ka rin talaga. So talagang ano, 'di ba? Pag nag-pull ka rin naman, makaka-earn ka rin naman ng Star Glitter. So andun pa rin yung chance, big chance kung nandun sila sa shop, pero slim chance kapag wala kasi doon ka rin talaga magka-count doon sa PT mo, doon sa pooling mo. Pero kung meron sila sa shop, then by all means goods. At least makakakuha ka ng C6 sa kanila. Follow-up question diyan. Ano ang cons ng mga standard characters nyo? Standard characters ko, teka, I'll check. Ako, ano, I have C2 Kaeya, C4 nice. Lisa, and C1 Amber. Teka, Constellation. Mm-hmm. Ikaw, Tetu, ano sa'yo? I have C6 Kaeya. Wow! C4 Lisa, I have C6 Amber. Uy, dalawa! Oh my God! Uwi sila Whaler! Lang, uwi sila Whaler! Lang, uwi sila lang uwi sa standard banner. Whaler! Karami pero hindi ko sila ginagamit. Siguro darating din yung time na gagamitin niya yun pag na-board ka sa mga characters. Pero solid, not just one, but two. Yes, Amber and Kaeya. Solid! Wow! Mapakasarap naman ng ano, Tetu. Sana ako ikaw. Ako si C1 Lisa lang, C1 Lisa. Ano to? Okay. C1 Lisa lang. C1 Lisa ka lang. Ang follow-up question ko, if you're not a streamer, what would be your go-to career instead? Ako, may sagot na ako agad eh. Siguro, I'd be pursuing my baking business. Ganon. Siguro, kung may budget, mayroon akong mini cafe. Ganon, siguro kung hindi ako nag-stream pero I used to have like a baking business, pastry business nung ano pandemic, actually before pandemic pa. And okay good yung reviews niya until now, may naghahanap pa rin, but I stopped doing it na because gusto ko mas mag-focus sa career and nakakapagod kasi siya eh. Ako lang din kasi yung gumagawa, nakakapagod eh, parang naisip ko parang ano, okay, medyo, ano, mas malaki yung kikitain sa pag nag-bake talaga ako. Pero, mas ano yung, wala na yung passion ba? Hindi na ako nag-i-enjoy. Nakaka-burnout na siya. So, kaya, I chose streaming instead. Kasi, ayun, andito, ito yung passion ko right now. And, enjoy akong gawin siya. And, at the same time, kahit paano, kumikita na rin, ayun, kaya mas pinili ko yung streaming. Pero, kung walang streaming siguro, most probably is nagbe-bake ako ngayon. Yun. Ooh. Ako naman, if I'm not a streamer ngayon, siguro, ano ko, isa akong support specialist or IT specialist. Yan. Wow! Yan. Or kaya HR. Oh, pwede. Feeling ko, bagay na bagay kang HR. Grabe. Yun yung ano ko. Or an English teacher. Yan. Pwede. Kasi, before I started my streaming career, I have lots of experience na sa ESL industry. So, I handled several departments na. So, yun. Kaya, malapit din ako sa mga bata. Malapit ako sa mga bata. Okay. Maganda people, yung report hi, sa kanila. Okay. Hi, my name is Anduin. I'm gonna be your teacher for this morning. Yeah. I see. Ganun. Ay, ikaw naman, Tetu, kung hindi ka naman nag-i-stream ngayon, ano naman ang ano mo? Siguro makikita nyo ako sa Arkea Computer Trading kasi mahilig akong mag-set ng computer. Ay, maka-computer technician kasi. Oh, mag-build, ganun. Oh,
Baka naman maka-discount kami, Tetu. Oo nga, baka naman. Intel Core processor 12 gen. Ay, wow! Charis lang. Pero grabe, ha? Ah. I mean, ito, ha? Ah. Out of the blue question lang. How many computer have you built so far? Hi, Mikas. How many? Dito si Mikas. Mikas. Mm-mm, how many? Sa akin siguro, lagpas na ng 500 computers. That's a lot. That's a lot. You've been a practitioner, ha? Nice. Wow. Oh, pala, nakwento ni Kresnik, ikaw doon nag-setup ng microphone niya, eh. Ooh. So, nakwento sa ni Kresnik, eh. Ayan. So, ayan. Thank you for that, syempre. Thank you for that. Salamat sa pag-assist sa kapatid natin. And follow up, ikaw naman, Madam Clem, ikaw, ilan na yung nabuild mo raw na computer? Wala, ako, wala nga akong alam, eh. Ang nag, ito, yung PC ko ngayon na gamit, ang nag-build nito yung si Melvin, si Karma Gaming, siya yung nag-build niyan. Tapos ang ginawa ko lang, ito po, pera. Ayun, tapos ako lang yung pumunta sa, kasama ko si Kuya Dan, si Jones Z sa, nung, pinabuild namin yung PC sa, saan ba yun? Saan yun, Kuya Dan? Sa ano, where is that again? Somewhere in Manila? Doon, pumunta kami doon. Yun. Ako lang yung nag-ano. Pero si Melvin yung nag-build ng PC ko and really thankful for him. And kay Kuya Dance din, of course, kasi sinamahan niya ako. By the way, Karma is streaming, right? Yes. So, follow niyo guys si Karma. Nag-i-stream din siya ng Genshin. Yeah, and, it's me, Karma. Gilmore, and, yeah, Gilmore. Yun, doon kayo nagpa-build ng PC. If ano man, kung gusto nyong magpa-build ng PC yan sa Gilmore nga daw, hanapin nyo lang si Karma, I think. Clemic Lu can actually vouch for him. Siya yung nag-build sa akin. So, sobrang ano, Gilmore sobrang ang ganda ng build niya sa akin. PC Hub sa Gilmore, eh. Naku, hindi mo kami binigyan ng discount. Charot. Ay, naku. Sayang. Nandiyan ako lagi. Yun nga, ang pagtaga rito kasi sa Manila, ang tawag dyan, hindi Gilmore, IT Center. IT Center. Oh, IT Center siya. Ito, Tito Richards. Paano naman? Billing, ano ang ano mo? Ano yung GPU mo ngayon? Gusto malaman. Anong gagawin ng GPU? Dati akong Ryzen 5. Nag-low-end ako sa i7 ngayon. i7? i7? Pero ano yung GPU na gamit mo? GPU... Dati akong naka-GTX, naka-RX 570 ako ngayon. Or 580. Pwede na. Pag ano ba, bumili ako ng ano, 500 pesos lang, makakabili ba akong ano, RTX na ano, 3060 Ti? charot lang. Hindi, syempre. 500 pesos. O, nasagot mo na lang yung ano, yung kulang. charis. Ang next question ko, if you're not streaming Genshin, what game you would stream? Ooh! Elden Richards. Elden Richards. What game? Ikaw, Madam. Nag-stream ako because of Genshin, so parang ang hard ng question. Siguro I'd be... aside from Genshin, I'm playing Ragnarok Next Generation right now. So I might be streaming that. And then what else? Siguro ano, some games sa ano sa Steam. Pero I don't know, eh. I really cannot say because I really played, I mean, I really streamed because of Genshin. Mm-hmm. Wala akong masabi, eh. Ayun, ikaw ano? Ako, ikaw, Anduin in Arabic. Kung hindi ako Genshin streamer, I'll be streaming Dota 2. Dota 2. Valorant. Tama, Valorant. Sabi ni Kuya Dan, Valorant daw. Valorant. Yeah, Valorant and other RPGs, especially console games. Yan. I streamed the Horizon, Forbidden West and Zero Dawn. So talagang ano ako, I like games by heart. I am a gamer by heart talaga. If you want me to try out some games ayon, as long as I have the budget for it, I'll play it. May nagre-request nga sa akin, maglaro daw ako Metal Slug. Paano kaya pag nag-stream ako ng Angry Birds, no? Ng Angry Birds.
Angry Birds. Yan yung mga gusto kong i-stream din minsan. Angry Birds. Ito, pustahan, hindi nyo alam tong laro na to. Insaniquarium. Hindi nyo alam yan. What is that? Oh, di ba? Insaniquarium. Isa, sobrang lumang laro nun. Insaniquarium. Pero sobrang saya laruin nun. Ang ganda nun. Ayan. Yun lang muna siguro. Pero I will be definitely streaming lots of games because I want to be a variety streamer as well. Ayan nga, gaya din na sinabi naman ni Clemic Lou, darating din naman sa point na nakaka-burnout maglaro ng maglaro ng Genshin Impact. So sometimes we have to unwind and escape din sa mundo ng Sebat, and we have to find other games to play. Ganun. Siguro follow-up question. Not follow-up, pero dagdag na lang siguro. Additional question, parang related dyan, kung ano yung mga balak mong stream in the future. Ako, I have, I wanna stream horror games kasi yan yung pinaka-most requested nila. I mean, Puppies Playtime ba? Na-try mo na? Hindi pa, pero nabili ko na siya. Hindi ko pa siya nalalaro. Ayun, yun yung pinaka nire-request nila na laruin ko. Any horror games, the reason is not because of the gameplay, pero gusto nila akong makitang sumigaw. Matakot. Yan, ganyan. Ganyan, yan. Tapos, sana, makapaglaro ako ng Valorant, pero hindi na ulit kasi ako naglaro ng Valorant kasi na-insecure ako sa tutok ko talaga. I mean, it's... Kaya madaling sabihin na huwag ma-insecure kasi bago ka pala. Pero syempre, lumalabas yung pagka-competitive mo, kaya I kinda stop. Wow! Hindi na banned yung Rex! Tapos na-trash-talking ka pa nung kakampi mo. Diba naman, bottom frag? Bottom frag? Yun, oo. Kaya I stop playing Valorant. Diba? Pero sana, in the future, makapag-laro ulit ako. Kasi yun. Yun. ano kasi, yung mga ganyan, Valorant, Dota 2, sobrang competitive kasi niyan. So, minsan hindi mo maiiwasan maipag-trash-talkan. Oo. Hindi mo siya maiiwasan talaga. Minsan, tatrash-talk ka, ganun. Ang bobo naman na ito, bobo-bobo mo. Wala. Sobrang bobo mo, hindi mo alam na bobo ka. Ayun. Yung mga ganun na trash-talk, ganun. Kaya, mahirap, guys. It's really hard. To stream something that's very competitive. Lalo na if you don't have the heart for it. It's not just about the heart eh. It's how you can take the community's criticism kasi. Minsan kasi criticism will always come sa mga competitive games. Kaya, ganun. Ayun. Ikaw ba, Tetu? Oo. Kasi to si Anduin, madami yung balak, alam naman natin. Ikaw, Tetu, ano yung mga balak mong stream in the future aside from Genshin Impact? Ilaro ko na siya eh. Kumbaga, na-stream ko na rin Crossfire, Granado Espada. Siguro yung mga in the future, MU Online. Yung mga nagbabalik nating laro, MU Online, Cabal, yan. Pwede natin ibalik. Kasi hindi mo siya nilalaro daily, pero nakakamiss silang laruin. Ganon, run online, ganon. Mga private server. Para naman, May tanong ako. This is actually very new, no? So, there is this game na that's about to be released. It's called Tower of Fantasy. So, will you be playing the game? Me. Ako, nag-apply ako sa CBT. Unfortunately, hindi ako napili. Pero ongoing na yung CBT niya ngayon eh. So, naabangan ko yon, Tower of Fantasy. Tapos may isa pa eh. Aside TOF, may isa pang parang kasabay. Blade something. Basta, Blade and Soul. Ata, yan. Blade and Soul has been going on for... Ay, hindi pala. Iba pala, basta may isa pa eh. May parang si Boss Crypto Panda, parang may dalawa siyang game na hinahype. Nakalimutan ko yung title ng isa. But definitely, Tower of Fantasy, tatry natin yan. Tiyatik kung mag-intro girl tayo dun or mag-sistick tayo, oo. Pwede. So, you can, diba? As long as you don't forget your origin, which is Genshin Impact, it's okay for you to play other games with no harm naman. Diba? Baka sabihin, naglalaro na ng Tower Fantasy si Cap Anduin, si Clemic Lou kasi wala naman content. It's not about that. Yeah, we can have the best of both worlds. We can be variety streamers, guys. And factor din kasi na hindi ako official Genshin Impact content creator. So I have the freedom to play other games then. I have the freedom to stream other games then. Kasi yung parang yung mga big Genshin Impact streamers, parang they have like a contract ata with Genshin na dapat yun lang yung isi-stream nila. Yun.
Kaya ano, it's really fun to be a variety streamer, guys. Sobrang sarap. Ang ano lang, ang worry ko lang sa variety streamer kasi 'di ba, if you wanna be a variety streamer, especially yung mga Steam, sa Steam nabibili yung games, dapat you have like the budget. Ako, I wanna try Elden Ring sana kaso I'm worried na baka hindi ko siya magustuhan and it's a very expensive game. Kaya 199? Yeah, it's very expensive na. Ang sayang noon, pang Shopee ko na din yun. Kaya well, ayun. Well, eto lang. Payo ko sa'yo, if mag-Elden Ring ka, prepare to be frustrated. Ako, that's one. Mapikon pa naman ako sa ganyan. Oh, prepare to be frustrated and kasi prepare. Kung sa Genshin wala kang dodge, doon, dapat umadodge ka. Ay, may dodge ako. Umadodge ka. Kasi, bubuhayin ka ng dodge doon and patience. Patience talaga. Baka may sabihin mo, ay, ang hira ng damage ko. Ay, ng damage ko. Siyempre, ganun talaga sa una. Pero as you progress kasi, humihirap na humihirap yung kalaban mo and you will really feel frustrated talaga when it comes to Elden Ring. Lalo na kung wala kang ka-co-op. Ikaw ba, ano, Arvik, dumating ka na ba sa point na parang nagsisisi ka na binili mo yung Elden Ring or wala ka pa naman sa point na ganun? I still play Elden Ring but off stream. As much as I want to play Elden Ring on stream, ang bilis kasing uminit, nakapagpainit siya talaga ng GPU. Lalo na kapag hindi siya, no, hindi sobrang lakas ng GPU mo, ang lakas niya magpainit. So, sabi ko sa sarili ko, I'm gonna be playing it off-stream. Wala namang problema sa akin. Kung hindi ko siya ma-stream ngayon, I can actually use backlogs naman. Walang problema. I can create a new character and play a new game and stream the game. Kung hindi na siya hype, wala namang problema doon. Ayun lang naman ang akin. It's still an investment naman in the future for me. Kung bibili ka ng laro tapos hindi mo man ma-stream, okay lang yun. It's still an investment. Ano lang, ang frustration ko lang talaga sa kanya, mahirap yung mga ano, yung mga boss, mapo-frustrate ka talaga. Minsan mawa-one hit ka, minsan mapapatay mo na yung boss pero ikaw pa yung mamamatay. Ano sabi yun ni Danny ko, wag na Elden Ring, baka lalo ka mabwisit siya. Kaya lang kilala na ako eh, mabilis ako mabwisit eh. Diba? Ayun. Yun naman yung take ko sa Elden Ring. Ang next question ko is, what do you want people to remember you after your streaming career is done? Oh, I don't want my streaming career to be, ano, done. Ito yung sagot ko, Tetu. Ano? Imagine me being old noob gaming. Ah, oh, yeah, si tatay. Oo. Kasi, if you are really a gamer by heart, the age won't matter to you eh. Minsan may, ano, you will live as a gamer. Minsan, ang kasabihan nila, you will die as a gamer. Yun yung, ganun yung ano, kasabihan ko ngayon. So, gamer ako. And siguro, I might not respond. But I will make sure that I will play every games that I can. To provide entertainment dun sa mga nanonood sa akin. Siguro, i-rephrase ko na lang yung tanong. Ano yung gusto kong maisip ng mga viewers every time na maririnig na lang yung page ko? Like, at sino si Clementine? Parang I want them to remember me as someone na makakausap nila if they have a problem. Yung tutulungan sila with their mental health. Yung ganon. And, parang I want them to also remember na yung community natin, namin, is one of their safe haven. So, yun yung gusto kong maalala nila about me. Ganon. Yun. Madam, ako po, kailangan ko po na, ano, ng ano, kausap. Financial health. Pag sa financial, ano lang, through words lang, ang ma-help ko, ganun, ma-encourage ko. Financial health! Ayun. Kasi ano, I really, sa stream ko, kung nakatambay ko, lagi kong binibigyan ng importansya yung mental health, like, every feelings is bad or good, it is valid, ganun, valid siya. Yun yung ano, gusto kong maalala nila sa akin. Ganun. Tsaka ano kasi, you don't invalidate someone's feelings. Okay? Yes.
Kaya nga, 'di ba, whenever we review characters, kung nagre-review kami, we don't invalidate your builds. We give you suggestions, but we don't invalidate your hard work. Yes. Ganun. That's how much we respect yung meron kami sa mga viewers namin. Okay, mm-hmm. We review your characters. We sometimes find something wrong with it, pero we respect your hard work kaya hindi namin siya ano. We can just give you some suggestions. It's up to you if you're gonna take it or not. Yun lang yun. Sabi ni Thomas, Madam C, gusto mo ba magiging psychology doctor? Actually, until now, gusto kong maging ano, pag-aral na yung psychology, maging psychiatrist or therapist, because I'm really curious about how the mind works. Isa sa mga favorite kong panoorin are ano about serial killers, documentaries about serial killers, because I'm really curious kung bakit gano yung iniisip nila and for future reference. Charot. Ayun. Hannibal, ito na noto na Hannibal post. Ah, oh, nanood ako ng Hannibal. Hannibal Lecter. Wow, sorry. Yeah. Ayun, tapos parang gusto ko rin maging law student before, and if ever na iko-continue ko yon is I'm gonna take psychology as my pre-law sana. Pero ayun, wala nang panahon. So yeah, pero yun, very interested ako sa psychology talaga. May tanong lang ako, speaking of serial killers. Who is the serial killer na tumatak sa iyo? Since you watch documentaries like what you said. Who is the most sino yung serial killer talaga na you know sobrang tumatak sa'yo when you watch the documentary? I forgot his name, but this one is a Japanese serial killer na ano siya, cannibal siya eh. Tapos he's still alive right now actually. Wow. Tapos parang hindi ko tanda yung details, pero ito lang yun yung parang medyo malabo, pero parang somewhere in Europe, may nagawa siyang krimen doon. Instead of like, ma-imprison siya doon, parang napabalik siya sa Japan. Dineport. Oo, dineport, ganon. Pero in Japan, hindi siya nakakulong. Like, he's very free to roam around. Pero ano siya, napatunayan yung mga ginawa niya. I have to search ko nga yan. Yun yung pinaka tumatak sa akin. Kasi yung iba, like sina si Ted, what's his name again? Basta yung si Ted na serial killer, very common naman siya. Tapos yung si Unibomber, very common din. Pero yung pinaka recent is, yun, tumatak sa akin yung Japanese na serial killer na yun. Teka lang. Na-search ko. Serial killer. Solid. Grabe pa naging serial killer na yung usapan. Sorry. Ayun, si Issei Sagawa. Issei Sagawa yung name niya. I see. Sabi ni Jones, kung may serial killer daw, may serial, ano, serial, ano to? Lover? Ano po yan, Jones? Meron ka serial lover? Oh my God, that's so juicy, ha? That's so juicy, Mare. Shay! Shay! Si Issei Sagawa ba yan, Thomas? Ano kasi siya, napanood ko siya kasi ano siya, na meron akong pinapanood na YouTuber, ano siya, makeup, nagme-makeup siya, pero while doing her makeup is kinukwento niya yung mga serial killer. So parang 2-in-1 siya for me because I love makeup and I love serial killer. So ayun, yun. Yun. Oo. Search niya, Issei Sagawa. He's very much alive right now. Grabe, no? Next question. Deeping cannibal pala siya. Mm-mm. How was your first streaming experience? It's very laggy. It's very laggy. Laggy and awkward. Laggy and awkward. Kasi I'm not saying naman na everyone should do this, pero kasi may iba streamer na sa unang stream nila, patay yung camera, di ba? They are turning off their camera. And I respect that. Kasi siguro, syempre, ba, nahihiya pa sila. It's fine. Pero kasi, saan kasi na ako, I am under the impression na kapag kita ka nila, plus points yun. Kasi alam nila on how you react, how you move, how you interact with your viewers. So, that's one. Siguro, first streaming experience ko talaga, sobrang lala. Kasi
Hindi ko alam kung paano magyapag-usap sa audience. I'm using a single monitor. Tapos ang gamit kong pagbasa ng comment section is ano pa nun, cellphone lang. Ang nilalaro ko, Dota, puro ko trash talk. Wala. GG talaga, promise. As in, sobrang awkward and lost siguro. That's the perfect term. Hindi ko kasi alam ang gagawin ko talaga. But I managed to survive naman my first day of streaming. And at least dun sa first day mo, may natutunan ka na about the things that, about the do's and don'ts. And you can apply it on your next day. Yes. Mm-hmm. Ikaw, madam. Ayun, it's very laggy. Laggy. Kasi I was, ano, ang gamit ko sa pag-stream is phone. Omelette Arcade. And then yung phone ko that time is just a phone, hindi siya gaming phone. Yun. Tapos ang unang in-stream ko noon is Dragon Nest Mobile. Parang in-stream ko yung runs namin. Pero ano siya, masaya naman. May nakakausap ako kahit pa paano. Yung nakakausap kasi yung guildmate ko din. Masaya siya. Ayun lang, lagi lang talaga. Yun lang talaga yung naging problema ko. Kasi di ba pag sa phone ka nag-stream, wala namang camera. So hindi ka nang awkward pag nakita yung mukha mo. Siguro, ano, awkward nung first time ko mag-stream na may camera. Doon, awkward ako. Diba? But yeah. Mm-mm. Kasi you will feel this sense of awkwardness talaga. Kasi, andito pa yung, andun pa yung mindset mo na how do I look? How do I appear in front of my audience? Ganun talaga. Pero always remember, eventually guys, lahat kayo, kung aspiring streamer man kayo, you will eventually be opening your cameras in order for people to see how you guys look and interact with them. May mga iba nagvi-virtual, pero I'm not against it. I'm not against it naman. It's fine. That's how they want to run their stream. Pero yes. Sa akin, mas maganda talaga pag raw. Kita nila yung raw na ikaw. Yun yung preference ni Anduin. Oo, preference ko yun. Kasi, kunyari, pag nakita nila ako, at least, baka mamaya, andun sila sa under the impression, pag gwapo yung boses mo, ay, gwapo to sa person. Pag nakita in person, ay, putik, disappointed. Kasi hindi pala kasing gwapo na iniisip ko. ganun yung ano ko. Ganun yung lagi kong mindset. So, ayun. Wala mang problema. How did you cope with talking to people at first? I like talking to people. Ayun. So, sa akin, it's like breathing air. Kasi madaldal po talaga akong tao. Kahit hindi ko kilala, I think kung nakita niyo yung video ko nung nagpunta ako sa isang cosplay convention, I was not able to get in. Nakita ko yun. Nag-live ka pa. I was able to get in, but I talked to several people that I don't know. So, sa akin talaga, parang, if you really want something, you will stop at nothing para makuha yung gusto mo. So, if you want to talk to this person for your, page, or for your growth, as an individual, or as a streamer, then go for it, di ba? I mean, kung mapahiya ka man, if the person says no, at least you tried. Wala kang regret, di ba? Wala kang regrets. So, yun lang yung akin. I like talking to people. Madaldal po talaga sa yung tao. Kaya, kung makikita nyo sa stream ko, madaldal ako. Madaldal talaga kasi ako. Sa sobrang daldal ko, lahat dadaldalin ko. Kahit ba. Ako naman, very opposite naman ako nito ni Anduin. Because in person, hindi ako makwento. I mean, tahimik lang ako. I'm more of a listener talaga. Alam ni Kuya Dungeon. Pero, I'm kind of thankful din sa pag-stream kasi feeling ko na-develop yung communication skills ko. Like, now I know na yung mga, kasi diba pag nag-stream ka, you ask questions to your viewers para maging, mayroon kang engagement, ganun. So, ayun. Pero how did I handle it in the first time? Siguro, I'm not sure, pero feeling ko ang in-imagine ko that time is parang friend, it helps din siguro kasi friend ko yung mga viewers ko noon. So, parang hindi ako nahiya. Like, meron na kaming report ba, ganun. Meron na kaming ganun. Kaya, hindi ako nahiya. Pero, off-stream, nag-worry ako kung ano ba, tama ba yung ginawa ko, hindi ba ako awkward. Minsan, pag pinapanood ko yung, nire-rewatch ko yung stream ko, kasi may ganun ako, nire-rewatch ko siya, para makita ko kung ano yung
kung ano yung boses ko, maganda ba yung angle ng camera, yung background, gano'n, nire-rewatch ko, nire-review ko siya. Minsan, nag-cringe ako sa tawa ko, yung gano'n, nag-cringe ako sa boses ko. But yeah, yun. Hi, Sandri! And shoutout daw dun sa Yoimiya noon, sabi ni kapatid na ano. Sabi ni kapatid na Rex, shoutout daw dun sa Yoimiya. Ayan. Shoutout. Oh, tapos yun, salamat sa mga nakapanood ng video na yun. Thank you so much. Ayan. Yun. Sabi ni Thomas, trying won't hurt. Tama naman, tama. Diba? Kasi, ano, hihintayin mo pa ba na parang, ano, dumating sa point na bago mo subukan, nandun na yung what if mo. Diba? Yes. Diba? Ayoko na kasi ng what if. So ako, if I want to try something, I'll try it. Kung mapayaman ako, at least I will go down trying. Yun yung lagi kong motto ngayon. Diba? May pa-shoutout sa iyo dahil kay RV ko, di ba? And si yun, kapatid na rin. Andito si... ni-raid tayo ni Nick Sushi. Oy, Nick Sushi! Thank you for the raid, Nick Sushi. Yan, follow nyo rin yan. Isa sa mga ano yan, malulupit na streamer din yan, si Nick Sushi. Thank you so much, Nick Sushi, for the raid. Nick Sushi for the raid! Yan! Grabe, oh. Wow! So Nick Sushi Raid, Facebook Gaming, and thank you for the hashtag, guys. Shoutout natin yung mga nag-raid kay Janelle, kay Chihiro, yan kay Ali Domingo, yan kay Zed, yan. Ganun lang. Thank you so much, mga kapatid, thank sa mga sumama po sa raid kay Nick Sushi Raid. Thank you so much. Domo rigato. Grabe, Arataig ang supremacy pala to eh. The Way of the Strong. Wow! That's awesome, guys. That's awesome. Taas ang kamay, may nag-raid. Taas kamay. Taas po. Sorry na po. Salamat po. No, that's what I'm talking about, baby! Woohoo! Ayan. Ayan si Nikki. Hi! Ayan. What's up, Nick Sushi? Thank you so much for the raid. Ayan, thank you sa raid. Ayan. Mga fanatic pala ni Ito. Ito mains pala itong mga to. Ito pala to eh. Kasi ano eh. Ayan. Sana yan, maging ano rin, maging part din ng podcast yan si Nick Sushi. Ne, ano siya? Guest siya previously. Previous guest na siya. Kasama niya si Lady Ragna. Hindi mo nakita. Nandun niya pala ako, sorry. Kalimutan ko yung pangalan. Nick Sushi nga pala, tapos Lady Ragna. Sorry. Gomen ne. Grabe, Arataigang. Wow! So, favorite niyo pala si Arataki numero uno Itzo here in the flesh. Dali, kuhang-kuha talaga. Pakiupo-kuha eh, no? Ayan. Ayan. Continuing the topic, what's the biggest accomplishment for your page? For me, it's... when I unlocked my subscription badge. Same. One of my biggest accomplishment. Yeah. And I was able to buy or build a PC because of streaming. Yes. Yun yung accomplishment ko sa streaming. Those two. And syempre, isa rin sa mga accomplishment ko is yung mga friendship na nabuo ko with my community. Yun. I'm really proud about that. Yes. Yun. Same. I can definitely say the same. Kasi andun yung tulungan talaga nung nag-unlock kami ng lahat. Sunod-sunod tayo nun, di ba? Ano, Orvik? Clementine, ako, si Gibbs. Si Baragadang. Baragadang. So, oo. Lahat kami nagtutulungan nun. Sina OG, lahat kami nagtutulungan. Right, Bombs Family sa Kalam. Bombs Family sa Kalam noon. So, sobrang fulfilling nung moment na yun. Kasi, napatunayan nating lahat na pwede magkaisa lahat ng streamer. If they want to achieve a certain goal, lahat pwedeng gawin talaga. Sobrang gandang Christmas gift nun. Ganda, sobra. Na antak lahat ng supporter badge namin Christmas. Yan. So, Uling pasabog ng 2021. Yes. Yan. Kayang-kaya 'yun, syempre 'yun, sabi ni kapatid na Rex. Ayan si Rex. Ayan. The serve. Andori, salamat sa pag-share ng stream. Thank you so much. Ayun. I was chosen sa isang article ng magazine noon.
Yun yung isa sa mga isa pang accomplishment ng page ko noon. Hindi pa ako, wala pa akong supporter badge noon, but I was chosen to be part of a certain article dun sa ano, Otaku magazine. So, ayun. Isa yun, isa pa yun. Follow-up question. Do you see yourself jumping to a different platform like Twitch? I'll be honest. I'm having ano thoughts about it. Cause I don't know if napapansin nyo, sobrang ewan ni Tito Zuckerberg ng Meta ngayon. Sobrang ewan. Like, sinabi ko kanina na huwag isipin yung stats, pero andun na kasi ako sa point na I really have to check it para sa growth ko, para malaman ko kung nag-grow ba ako or bumabagsak ako. And ayun, because yung sa mga nakita ko dun sa stats ko in the past few weeks, bumababa siya and nakakalungkot siya. So ngayon is talagang, sinasabi ko to sa mga mods ko, like, kinocomfort nila ako na ganyan talaga, parang seasonal siya, kumbaga. And, syempre, yung mga tao na busy din. Pero, iba. Kasi kung i-compare mo yung sa Purple Channel, talaga yun, ganda eh. Parang streamer friendly talaga siya, tapos yung Meta is parang hindi, iba lang yung parang very selected lang yung talagang binuboost nila. Tapos ngayon, ang daming partners na nawawalan ng partner badge. Si Boss Chen ata, ang alam ko is nawalan siya. And then si Yumeiko Gaming, Yumeko, yung si CODM na streamer, nawalan din siya ng partner badge. Tapos sobrang sad dun sa part niya kasi streaming yung pinaka main source of income niya. Tapos nawala pa yung partner badge niya. So parang nagdadalawang isip na siya kung anong gagawin niya. So ayun, gusto ko pa rin kumapit sa Meta kasi ito na eh, meron akong community dito eh. Ang hirap eh, pero you have to think for yourself then. So, kailangan pag-isipan talaga if you really wanna go to another platform, ganun. Ang hirap kasi talaga. Napapansin ko rin naman yun. It's, it's really, really hard. Lalo na talaga pag FB is effing you up. Talagang, may ganun talagang moment. Pero, what can we do? Wala tayong but yes, other platform is always an option naman sa isang streamer. If you want to cross from one platform to another, pwede naman yun, lalo na kung wala ka naman partnership with Facebook, so you can still stream sa ibang platform. Ang mahirap kasi diyan pag may partnership ka na with Facebook, they won't allow you to stream to another platform. So for streamers like me and Clementine, switching to Twitch is actually an option for us. Pwede yun. Yes. And I'm thinking about it as well. Kasi sabi nila, Kap Anduin, mag-stream ka nga ng live straight English. Walang problema, gusto nyo pala eh. Hindi nila alam meron kang background. Hindi nyo alam ha? Oo, may background ako sa English to. Walang problema dyan. Ayun. Ikaw ba, Tetu? Ikaw, Tetu. Are you thinking about it? Wala pa eh. Nagsisimula pa kala ako sa FB. Oo nga naman. Pero ayun, don't mind the stats muna. Pero yun nga kasi katulad ni Clemiclo na may 5,000, right? Hindi pa. 4-1 pa lang. 4-1. Almost 5,000, guys. Pero nakikita nyo ang parang, syempre, as much as, syempre gusto rin mapop ni Clementine yung sticker badge. Oo. Para din sa mga subscribers niya yun. Pero grabe kasi talaga mag-F si FB. Iba yung algorithm niya. Wasak na wasak algo. Minsan kahit anong oras ka mag-stream, minsan ang baba pa rin ang algo mo. Oo. Tapos parang hindi mo matpipigilan na tanungin, bakit sila gumawa ng streaming platform kung hindi nila aayusin yung algorithm nila? Bakit ganun? Carl Angelo Tolentino, salamat, thanks sa pag-share ng stream. With Facebook is, ang hirap kumontak sa customer support. Yeah, oo. Isa pa yan sa mga problema. You will be sending an email regarding an issue pero automatic reply lang ang marireceive mo. Yun lang. So sobrang messed up talaga ng ni Tito FB ng customer support niya. So Mark Zuckerberg, if you're watching this,
Okay, sana maayos naman yung customer service ninyo. Kasi it's gonna be a big help not just to us streamers but to those people who's having problems with your ano as well, with your plus, social media. Very strict din yung Facebook ngayon. Like, tinanong yung nangyari kay Rex, nagsabi lang siya ng one specific word tapos na-ban na siya to comment sa lahat ng streams for 24 hours. Sobrang sobrang loko-loko ni Facebook ngayon. Diba? Bigla-bigla ka na lang niya ibaban. Ito si Michael Angelo, nagulat na lang siya, yung account niya is ano, very matagal na yung account niya, personal account niya, pero na-suspend pa rin siya for no apparent reason. Talagang super F up talaga yung ano ngayon ni Facebook, na parang ewan, nakakaloka. Yun. Tapos sabi naman ni Thomas dito is the problems on changing platform daw is madami yung mahihirapan. Pag nagpalit tayo, parang may mga viewers na hindi makakasama. Yun din yung ano namin, winaway namin. Pinoproblema namin. Kasi kami nito ni Arvik, meron na kaming community talaga dito. Mahirap na mahirap talaga. Tsaka super namin ginroind yung supporters badge namin. Uy, sobra talaga. Like, pinaghirapan namin yun. Pero tapos... Chine-check pa namin yan. Uy, ilan na pa yung kulang natin. Oo, ganun. Talagang pinaghirapan namin. Kaya ang hirap din talagang let go. But at the same time, isipin mo rin, kakapit ka pa ba dun sa parang hindi nakaka-appreciate sa'yo? Ganun. Sheesh! Ganun. Gaganyan na lang ako, mata mo. Emotional damage! ayun. But yeah, yun. Pinag-iisipan din naman namin. Pero very important decision yun. Yun. Ano kasi, it's like you're holding on to something na pilit naman kumakawala sa kamay mo. Mm-mm. Like holding on sa on sand. Parang kung nakawa ka sa buhangin, the tighter your grip is, the more the sand is trying to, you know, yes, escape from your grasp. Ang hirap talaga. As much as we want, kasi ako nag-grind din ako for my sticker mm-hmm. patch, diba? Ganun kami lahat dito. So, mahirap naman yung point na grind ka ng grind, pero yung ano mismo, kahit yung tao gusto kang i-appreciate, but you're not getting the same algorithm as the other streamers. Yes. Yun yung mahirap. Oo. Tapos doon din nalabas yung insecurity mo, gano'n. Bakit siya ganito? Tapos, mas nag-grind ka naman kasi kanya. Tapos yung isang tao is parang sulpot-sulpot lang, gano'n. Yun. Hindi mo siya may iwasang hindi isipin yung mga ganong thoughts. Pero, ayun, laban lang. Kapit lang. Hanggat kaya. Laban lang. Yes. Back to Genshin. If you have the power to change any content in the current state of Genshin, what would it be? If you have the power to change any content in the current state of Genshin, what would it be? Sige, ikaw muna, Kim. Teka lang, isip din ako. It's not about change, but it's like an addition. Siguro pag nagkaroon ng party, sana activated na yung voice, ano? May voice, team voice, ika team nga voice nila. Ang hirap kasi yun yung mamamatay ka na sa mag-chat ka pa. Yung tipong ano, kasi it will, consume less of your computer's data. Why? Kasi dalawa yung bukas sa'yo, if ever eh. Discord, and at the same time, ano ka? Genshin Impact. So, unlike kapag meron ng built-in voice communication sa loob ng game, Genshin Impact na lang yung bukas. Ganun. Yun lang yung sa akin. Ayan, okay. Sige. Carl Angel. Sabi niya, ako siguro, not so contented, kasi content-wise, I'm good with it. Like, even the reason, I'm good with it. Kasi, it, parang sinasabi ng dev na touch some grass, wag ka puro Genshin. Ganon. But yun, siguro dagdag, additional din, gusto ko sana magkaroon ng parang artifact loadout yung Genshin, kasi hindi mo may iwasang maghiraman ng artifacts yung mga characters mo, kasi yun lang yung god artifacts mo. So, pero hindi ka mahirapang hanapin. Kasi ako, there was this time, like,
nahirapan akong hanapin yung artifacts ng character ko. Sabi ko, shit, ano nga bang character, anong artifact nito? Tapos, syempre, yung sa friend list din, sana madagdagan. And then, ano ba, as yung sa weapon banner, sana ano, ihiwalay na nila yung limited, yung BIS weapon doon sa kasama niya. Kasi sobrang kawawa naman yung mga players doon. Pero I guess gacha din yun. Or ano, kahit same pa rin, pero sana babaan nila yung, ano, babaan nila yung PT ba? Yung ganun, yung hindi 80 rin. Like, pwedeng sanang 50 na lang yung pinaka-max. Tapos guaranteed at your 50th pool is magkaroon ka ng 5-star weapon. Any, matalo, manalo, basta guaranteed sa 50. Ganun. Yun yun siguro. Ano, kasi sobrang, ano, kung matagal ka naglaro ng Genshin, malamang sa malamang, madami ka ng weapon yan. Sobrang, ano, scam yung weapon banner. Ganun. Hmm, di ba? Kasi dalawang beses kang pwede matalo, no? Oo, Sabi ni Kresnik Zone, reset system sa artifact. For me, ano siya, ang magbe-benefit whalers. Hmm. Lalo na yung may mga maraming mora. Oo. Kasi yung sa artifacts, kahit whale ka, it's not a guarantee. Magbe-burn ka talaga ng ano, ng primo gems, mag-refill ka talaga para makakuha ng perfect artifact. So, yun yung ano natin, parang pantay natin sa mga whalers ba, na yung RNG with the artifact rolls is same lang sa atin. Ganun. And parang ma-abuse siya. Parang mawawala yung fun, kahit minsan emotional damage yung pag-upgrade ng artifacts. Pero fun pa rin siya kahit papano. 'Di ba? Ayun, sabi ni Carl, dagdag AR levels. Kasi madadagdagan na yan. Madadagdagan din. Sana yun. Kasi ngayon malapit ako mag AR 60 and I heard pag AR 60 ka na, yung XP mo na makukuha mo is mako-convert lang sa mora. That's sad. That's sad. So sana madagdagan siya. Ayun. Tama. Ayun, sabi naman ni Del, gusto daw niyang maayos yung lag sa mobile. Yes. Kasi sana maging mobile friendly lalo yung game. Siguro. Yeah, oo. Ang dami nagko-quit because hindi na kaya ng phone nila. Hindi na kaya ng mobile, oo. And we don't want our viewers, we don't want to force them to buy phones naman. Para yeah, lang oo. Hindi naman lahat is afford, di ba? Yes, tama. Eto, any particular animal or pet you'd like to see in Genshin as your companion kung sawa na kayo kay Paimon? A pet? Ako, slime. Been a big fan of pouring slimes talaga. Way back. Kaya sa akin, slime. Slime? Oh, slime talaga. Gusto ko yung ano, yung nakalaban nating aso sa pari na event. Gusto ko yung pet yun. Yung pet yun. Ano pa nalang? Yung dog na samurai. Sinong pet ba yun? Anong name niya? Mutang ko eh. Sabi ni El Glaraga Ponclara, masaya daw, ay magandang kasama pag may mini Asda ka. Tama mini naman. Asda? Oo. Pwede, mini Asda ha. Pwede. Give one character you want to remove sa Genshin and why or why not remove? Eh, grabe. Pwede mag-remove. Sino ba? Ako, no. Ay, hindi ako magtatanggal ng character. Wala akong gustong tanggalin. May gusto akong tanggalin. Meron. Sino? Reckless Palad, Pie Remove. Ay, oo. Si Reckless, akala ko yung mga ano, pwedeng laruin. Okay na ako. Pag natanggal si Reckless Palad, okay na ako. Wala akong problema sa akin. Kasi pag nakikita ko si Reckless Palad, kunyari, ano, help Reckless Palad in his troubles. Sinasabi bala ko lagi, mark you, bala sa buhay mo. Yun lagi sinasabi ko talaga. Pasensya na guys ha, kung gusto niyo man si Reckless Palad, kasi ako talaga, ayoko. And then, anong mapapayo niyo sa mga gustong mag-stream pero may confidence issues? Oh. Ano ang mapapayo? May confidence issue. Parang ang hirap niyan. Be brave. Yun lang masasabi ko. Be brave. Kasi,
I know madaling sabihin, mahirap gawin, pero huwag kang magpalamon sa insecurity mo. Kasi hindi mo alam kung ano yung iisipin ng tao. Malay mo, magustuhan ka ng tao, malay mo hindi. You'll never know unless you try it. Ganun. Basta be brave. Be brave lang talaga yung masasabi ko. John Diver is now following. Hindi, ako sa akin. Sa akin naman, may papayo ko sa nila. If you really want streaming, ano talaga, you have to prepare to embrace the fact that you have to somewhat adjust yourself dun sa ano mo, gusto mong pasukin na environment. Kasi kapag pag shy type talaga tayo, may hirapan talaga tayong maipag-communicate sa mga audience natin. And alam mo naman, 'di ba, kapag may dead air and if you're not talking to your audiences, medyo mahihirapan tayong kumuha lalo. Okay? So parang yung dead air kasi yung nagiging cause why your viewers are leaving your stream. So at some point you have to be, yun nga, katulad ng sinabi ni Madam Clementine, you have to be brave talaga to adjust to the environment or to the, you know, ano talaga na gusto mong ano. Slowly but surely. Hindi naman natin pwedeng sabihin na sige mag-adjust ka in a snap of your fingers, talkative ka bigla. Hindi naman mabilisan yun eh. Gradually, you will see yourself opening up to your audience. Wala namang problema. If it's gonna be a slow process, it's still a process. Yes. Walang masama dun. Kung mabagal man yung maging progress natin when it comes to streaming, kung nahihiya talaga tayo sa una, I admire shy people trying to stream. Why? Kasi para, yung the fact that they actually tried streaming, even though they are already shy, maano na yun eh, it's a big step for them na. So sa akin, goods na goods na yun. Oh, I'm a very shy person. Alam ni Kuya Dance yan. And look at me now, makapal na mukha ko. Ayun, guys, try nyo. Kasi sobrang, if you have, problems with communication, mapapractice nyo siya. Yung social skills nyo, mapapractice nyo sa streaming kahit hindi siya in person. Kasi syempre, nakikipag-usap ka sa tao pag nagsistream kayo. Mapapractice mo siya. Try it, guys. Be brave. Kaya nyo yan. Huwag kayo mawala ng pag-asa. Sige, huwag kayong matatakot, guys. Kung lagi nyo unahin yung takot, mapupuno kayo ng what ifs. Ayan. Sobrang shy ko rin noon, pero ngayon nakapal na ng mukha ako, di ba? Sabi ni Kuya Dan, sobrang shy ko daw in person, di ako nakapagsalita eh. Kasi tinutulugan ko niya. Totoo naman talaga kasi, may mga moments talaga tayo na shy type tayo dati, pero ngayon, di ba, tignan mo, we are brave enough to speak what's on our mind. Yes, we're very vocal now. We have our own voice, ganon. Learn. Para sa inyo, what is the best signature weapon sa Genshin history? Staff of Toma. Staff of Toma. Toma pala. Nagulat din ako sa Staff of Toma. Staff of Toma. Pero yes, Staff of Toma. Solid. Sorry, Homa, MBM. Ibang Staff of Toma ata yun. Sa akin kasi solid talaga. Red Horn, Homa, Verity. Mist Splitter, Verity. Yan, solid. Bakit solid yung para siyang kakambal kasi ng Staff of Homa yung Verity. Magkaiba lang sila ng weapon weapon description. 66% pareha sila, tignan nyo. Magkaiba lang passive. Ayan, trivia yun. Para magkakambal yung dalawang yun eh. 66% sa crit rate. Ang pinagkaiba lang ng syempre, ang weapon na is Catalyst, ang Kagura's Verity. Ang Homa is Polearm. Pinagkaiba rin nila is yung passive. Yan. Ang next question, gusto nyo ba magkaroon ulit ng story si Goba? Yes! Why not? Definitely! Sure! Definitely! Anong favorite mong gamiting klaseng weapon sa Genshin? Polearm user ka ba? Bow user ka ba? Sword? Claymore? Polearm Supremacy ako dati. Polearm Supremacy. Ngayon, I guess... Ngayon, Kaparwick, ano ka na? I am very flexible now kasi hindi na tayo basta polearm, syempre. Hindi mo pwedeng i-showcase lang na i-showcase yung polearm.
So, you have to showcase other characters as well. So, sword, minsan bow. Ang pinaka-main ko sa bow user ko talaga si Aloy. Yan, Aloy user din ako. Just like Mikas, yan. Na-appreciate ko si Aloy eh. Siguro ano din, pole arm user din ako dati kasi sunod-sunod yung mga pole arm natin. And alam nyo naman na Zhongli main ako, tapos Hutao main pa. And Raiden, so pole arm impact. Tapos, yun. Pero right now is nagiging gusto ko yung mga sword user. Si Ayaka, si Kazuha, si Ayato, si Jin, yun. Favorite nyong BGM sa Genshin Impact? Oh! Flickering Candlelight, tsaka ano, yung kay Ayato, recently lang, natuwa ako dun sa, ano niya, background music ni Ayato. And, Judgment of Euthymia, final mix, yung sa ano na, domain ni, ano, Weekly Raiden. Yan. Gusto ko yung ano, yung pinlay nila dun sa parang Hoya Love concert ba yun? Yung pinlay ng mga choir ba yun? Kung ano man yung everything. Actually, lahat sa Genshin gusto ko. Ah, hindi. Gusto ko yung sa Enkanomiya. Ang ganda nung sa Enkanomiya. Ang ganda nung background music sa Enkanomiya. I usually stream na may background music. Pero nung nag-explore ako ng Enkanomiya, in-off ko siya kasi sobrang ganda. Especially yung fighting scene sa Enkanomiya. Oh, nakaka-hype talaga. Ayun, ang ganda. And then, Flickering Candlelight, yung kay Yula, maganda rin yun. Yung sa TNB remix pa, maganda. Maganda yung kay TNB mix. And yung kay Raiden din, maganda. Zhongli, of course. Rex Incognito. Ayun. And, Yun. Bago ako dumako sa 8 last question ko, tatanungin ko, kasi sabihin ng ibang kako-streamer natin, may pinapanigan akong streamer, hindi ko to tinanong. Okay. Tatanungin ko rin ko kayo, ha? Who is your crush in Genshin community like streamer? Genshin Impact streamer? Sino yung crush nyo? Crush mo na Genshin Impact streamer. Siyempre, ikaw, ano? Ikaw ka, Parvik, babae. Kay Madam Clem, lalaki. Eh, kailangan lalaki? Siyempre. O, ganoon? Siyempre, madaya. Tignan mo si Johnson, tumatawan. Sagutin ko, simple lang, Alodia. Walang ganun. Bakit? Alodia, nag-i-stream naman yun ah. Oo nga, tama naman yung sagot niya. Sige. Sa ML pa yun eh. Sa Genshin Impact streamers. Oy, nag-Genshin Impact stream si Boss A. Alam ko, nag-Genshin Impact stream siya, nag-cosplay pa Raiden yun eh. Tama. Sige. Sa Valorant. Cap Arvik. Valorant? Oo. What the fuck? Teka. Ako, hinuhuli niya si ano ah, si Arvik ah, hinuhuli niyo ah. Kalaban ko si Patras eh, walang yan naman. Naghalo ko. Teka, Valorant? Sino nga ba? Paano yun? Hindi ako nanood ng mga lalaki streamer. Para ba ba yung crush ko streamer? Paano yun? Wala ako masyadong kilala ng Valorant na ano eh, player na babae. Sino ba? Ikaw muna, Tetu. Tanungin kita. Ikaw lang muna. Ibigay mo lang ang sample. Sample like Amara TV sa Valorant to. Crush Amara! Crush ko yun! Crush ko yun si Amara! Amara crush ko. Hindi. You don't know Amara TV? I know Amara TV, but I forgot that she's actually streaming Valorant. Ano pa ba? Valorant? Alodia pa din! Nag-stream mo ng Valorant. Oo! Hindi ko napapalod eh. Pero kasi napapalod ko nun ML eh. Naglalaro siya. Ang ini-stream ni Madam A is Valorant. Valorant, Sausage Man, Genshin Impact, nag-stream siya niyan. Elden Ring. Basta variety streamer din kasi si Madam A eh. Hindi ko to ba ko-order si Cap Arvik. Talaga isa lang ang sasabihin niya. Hindi mo maka-corner kasi honestly speaking isa sa mga naging sabi nga ni JF Apostol nag-stream din daw ng yan si Rebesco, crush ko din yan si Rebesco, crush ko yan in Mercado, ayan nag-stream din yan ng Valorant, sige yan in Mercado in Mercado, sino pa ba? Tapos na tayo sa lalaki, sa babae naman tayo wala akong crush, paano yun?
Babae mga crush ko, wala akong lalaking crush eh. Sabihin natin babae, sige Madam Prem. Okay lang mababae. Ah, sige Madam Prem, sabihin. Sa babae, gusto ko si Rebisco. Tapos ako sa Amara. Pa sa akin puro ba ano? Si Amara TV, gusto ko si Amara TV. Tapos sino pa ba kuya Dan? Sino pa ba yung mga crush ko? Puro babae mga crush kong streamer eh. Ayun. Sino pa ba? Si Angel, sobrang crush ko yung boses niya, ang ganda-ganda. And Iyana cosplay, hindi ko naman kasi siya masyado pinapanood. Yun, yun yung mga crush ko. Si ano siya, Valorant and Dota player. Ah, ah. Mm-hmm. Wala kasi ako eh, wala kasi akong gustong ano, lala. Hindi ba, hindi Cheso yun eh. Kaya nga. Sabihin ni ko... Cap Arbic, madaya ako, sige, lalaki, Cap Arbic. Lalaki. Cap Bombs. Ayan, si Cap Bombs. Crush ko yan. Si Cap Bombs. Maano. Aminin natin guys, ma-appeal talaga si Cap Bombs. Kaya imposible hindi nyo magustuhan si Cap Bombs. Promise. Tsaka sobrang, ano, sobrang nakakatawa lagi si Cap Bombs. Nakaka-entertain. Imposible hindi nyo nagustuhan yung ano niya. Hmm. Yung mga strip niya. Ano pa ba? Levi. Ay, oo, yan. Si Levi. Levi. Pogi si Levi. Kasi baragadang crush ko yan eh. Kulang na lang mag-ano, mag-kissing scene kami niyan in person eh. Ako, ano, since, to be fair, sige, lalaki, ano, crush ko siya kasi sobrang nagagalingan ako sa kanya as a content creator. Hindi ko siya crush romantically. Basta, yung paghanga ko sa kanya, si Dodpod, sobrang hanga ko, ang galing-galing niyang content creator. Ang galing niya magdala sa stream, very engaging siya sa ano, sa community niya. Tapos parang pag pinapanood ko siya mag-stream, mararamdaman mo na very close siya sa community niya, kaya ayun. And yeah, yan. And then my last 8 question is, number 1, sino NPC ang nai-imagine niyong magiging playable character sa Genshin? NPC? Wagner? Pwede. Pwede si Wagner. Wagner, pwede. Sino pa ba? Si Baizu. Baizu, actually, Baizu, magiging playable siya, di ba? Alam naman natin na siya. Baizu. Si Monique. Si Muni. Ang ano nun, talaga sobrang naano ako doon sa pangalan na yun. Ang dahi-dahin pwede yung pangalan. Bakit Muni? Pambihira, o. Oh. Tunog pusa. Di ba? Reckless Palad, sabi ko nga, ano na yan eh. I-delete na yan si Reckless Palad. Si John Chester. Yan, si John Chester, o oh, yan, o. Oh. Si Madam Ping. Oo, tama, si Madam Ping. Madam Ping, oo, Madam Ping. Pwede playable. Si Baldo, naging streamer pa. Pa salbahe mo, Rex, salbahe ka. Salbahay yan eh. Oh, salbahay si Rex. Grabe oh. Naging ano pa nga, streamer pa. Grabe naman. Paldong-paldo ka na naman, Rex. Kaya nababan eh. Oh, sino ba? Naiisip ko na pwedeng maging ano. Si Mau. Si Mau. Pwede rin. Yung tatay ni Xiangling, si Mau. Pwede yun. Pwede. Sino pa ba? Aside from that, wala na ako maisip eh. Wala na. Si Timmy, no? Usang gala. Mama, ang si gamit Timmy. Mga kalapate. Woo! Ay, diba? Ano? Meron siyang sa likod niya na ruin grader ba yun? Oo, pwede, no? Ruin, no? Nagsasamon ng ruin guards. Attack, ruin guard. Naging Pokemon. Pokemon. Ruin guard, I choose you! Ruin guard, use optic blast! In all of Genshin characters, who is the one you can say so close to your heart and masasabi mo parang ikaw na sa tunay na buhay at bakit? Yula. Bakit? Yula. Kasi ano talaga, mostly kasi kapag nagsasalita ako and minsan kapag ano na, when people listen to me, some people think I am arrogant, but I am not. It's just, you know, siguro I like sharing my knowledge with everyone. So I am often misunderstood by lots of people. Pero ang sa akin lang,
is parang yung similarity namin ni Yula is ano, we may look tough, we may sound tough, but deep inside, we are very friendly and we have a gentle heart. Ganun lang. Ganun. Siguro, I choose Raiden. Kasi parang, ano, kahit, alam mo yun, madami ng naranasan, but deep inside is parang bata pa din and madaming, ano, parang medyo hung up pa sa past pa siya. Pero I'm not saying na ganun ako. And siguro dun sa food na part kasi parang gusto lang ni Raiden na kumakain siya. So, I think I'm very similar with A sa ganong part. So, yeah. Yun. Wala akong maisip pasado eh. Yun. Si A yung una kong naisip na very similar sa akin. Okay. Sa lahat ng BP activities sa Genshin, ano yung pinaka-trip mong gawin? BP? Battle Pass? Battle Pass. Weekly Boss. Weekly Boss sa'yo? Yeah, for me, Weekly Boss din. Kasi kahit nakaka-frustrate, exciting pa rin makita kung anong drop sa'yo ng Weekly Boss. Weekly Boss. Sa'yo, Tetu, ano? Ano sa'yo, Tetu? Gusto ko lang yung pinapakreate ako lagi ng food na 20... cooked dishes. Cooked 20 dishes. Tapos mamimili ka kung ano yung ikukuk mo sa para doon. Eto, as a streamer ng Genshin Impact, paanong paraan nyo idinadaan ang pag-i-stream ng Genshin sa mga panahong tuyot ang content ni Genshin? Kapag tuyot talaga ang content ni Genshin, I always do review with my friends. Kasi, ano eh, it's like your way of showcasing and showcasing your viewers' characters. So sobrang solid kapag review kasi nararamdaman nung audience mo yung touch mo by checking them out, seeing their progress, and alam mo yon, kung nagflex man sila sa ano mo, appreciate that kasi that's their hard work. Yes. So, you may find it, you may be a bit jealous kasi minsan mas maganda pa yung character mo. Pero that's part of being a streamer talaga. Mm-mm. Same kami ng answer ni Arvik. Ayun, kahit minsan feeling mo nagyayabang lang yung ano, yung nagpapa-review, hinahayaan ko na lang, parang binibigay ko yung feeling ko na gusto nyo makuha na makuhang reaction from me. And ayun, and minsan may mga troll din nagpapa-review, like, hindi sa kanila yung account nila, hinahayaan na lang kahit alam kong hindi sa kanila yon, i-review natin, sige, yun yung trip ng tao. And then, I also do yung ating artifact events, nagpapa-event tayo sa community natin, yun yung isa kong ginagawa. And then, yun yung favorite nila, yung lagi nare-request yung artifact event, and then yung mga crit events natin, ganun. Papa-event for the community, pero naman, hindi sila bored masyado kasi walang content. Ganun yung mga ginagawa ko. Okay. Bago tayo dumako sa second to the last of question ko. Guys, sa mga hindi pa nag-hashtag Genshin Impact, sa nag-notify, mag-notify na kayo para manalo kayo sa Wilkin giveaway and BP giveaway sa April 30. So yan, irarapol. And then, o nga pala guys, sa mga nandito ngayon, ito yung pinakamaraming viewers ko, 32. Umabot siya na kanina ng 32 viewers and reaction of 18. Deserve! And 1,029 comments. Like, wow. Umaabot lang kasi ako lagi ng 700 comments. The serve. The serve. Kung magiging Archon ka sa Genshin Impact, anong Archon ka at bakit? Archon? Oh my god. Siguro ko kung magiging Archon ako, I would like to take Goba's place. Yan. Para ano, may iba naman kasi I'm pretty sure yung iba iaano nila yon, parang they want to be an Archon of something, pero ako, I want to take Goba's place para at least man lang may magpatuloy nung nasimulan niya kasi hindi na niya kaya eh. So wala nang gumagawa nung role ni Goba, so if I'm gonna be an Archon, I want to be Goba. Yan. So, siguro, I kind of want to be
the Cryo Archon because Cryo yung favorite kong element right now. And since wala pang Cryo Catalyst, I want to be the first Cryo Catalyst user sa game. Non? And I really like, ano, mahilig talaga ako sa malamig, sa cold. So I chose Cryo. And ano ba ang, ano ba yun? God of, ano ba ang Cryo? Do you guys know? Wala God, pa eh. Kasi wala sa, Shiznaya siya eh. Shiznaya yung Cryo. Oh, ayun. So, I guess yun. Yun yung gusto kong maging Archon. And a crit Archon. Crit Archon, not the death Archon. Yun, yun yung gusto ko. Bago tayo dumako sa last question ko, magbigay kayo ng bit reviews about sa past events and ngayong event ni Toyo vs. Chasm. Okay, bit reviews go. Na pinakilala ni Hoyoverse sa mga characters ng Mondstadt introducing Inazuma. Sa akin, when it comes to events kasi, wala naman akong masyadong masasabi. I mean, miHoYo is always there to yes. provide us with entertainment and at the same time, a wonderful story when it comes to events. Yes. So, really up to the people, how will they appreciate these events? Kasi may mga ibang, ano dyan, may iba tayong mga players na dissatisfied with the event, but may iba na satisfied naman. So, it varies from one player to another talaga. Yes. Very kasi, generous din lately, yung mga rewards ni miHoYo. Right? Especially sa Kazam, ang dami mong maipon. Sa Enkanomiya, sobrang dami din. Dun sa limited Enkanomiya map, sobrang dami mong naipon dun. So, for me, it's very generous. Ako siguro, sa akin lang, na-curious lang ako, natuloy kaya yung kasal? Kasal? Dun sa story anong kasal? Ni Ayato. Oh, yeah. Oh, nga, no? Walang, walang... It's na-disrupt siya pero feeling ko ipoporso pa din naman ni ano si Lady Hiragi pero on a different time na timeline. Yeah. And my last question is ano ang mga positive at negative na nagpabago sa buhay mo na naging dulot na pagiging content creator ng Genshin Impact? Positive and negative. Positive is definitely naging mas confident ako sa sarili ko. And the negative is another positive is madami akong nakilalang new friends na very very close ko na now na parang tinuturing ko mga best friends ko, yung mga moderator ko, super close ako sa kanila and I really really love them. And negative naman, and ano ba? Negative? Siguro, since yung positive is nadagdag yung confidence, negative is minsan nako-compare ko yung sarili ko sa mga ibang streamer. So parang it has something to do with my insecurity as a streamer. Yun siguro yung negative na nabigay sa akin ng pagsistream na nako-compare ko yung sarili ko sa iba. Which na dapat hindi ko ginagawa pero mahirap. Mahirap na hindi gawin. Ganon. Ayun. Sa akin naman, good things yun nga, I met great people. Nakilala ko si Naklemiklu, yan, si Baragada. Mm-hmm. Madami-dami na yung nakilala. Nakilala kita, Tetu. Yes. Okay. Like what I said, Genshin Impact opened lots of doors sa akin. Ang siguro naging bad nga lang is yun nga, gaya din sinabi ni Clemiklu, hindi namin maiwasan minsan na i-compare yung sarili namin sa ibang streamers. Especially if we know na kami sa sarili namin, we are working hard enough para ma-deserve yung ganong klaseng algo, but it's not being given to us. Pero it's fine. It's fine naman. Wala namang problema. It's part of being a streamer talaga, and that is something that we deal with every day as a streamer. So it's like conquering your demons talaga when it comes to these kinds of things. Yun. And yet guys, dumako na tayo sa end ng podcast. Aww, grabe.
gano'n ba tayo katagal? Feeling ko ang tagal natin nag-usap. That's 3 hours. That's 3 hours. Wow, 3 hours? Ang tagal din. Pero parang ang bilis. Ang tagal naman parang ang bilis, no? Nakakatuwa. Ayun. And ikaw, Kap Arvik, may gusto ka bang pasalamatan sa ating mga viewers? Gusto kong pasalamatan yung mga moderators ko na nandito, yung sina Chester, sina JM, sina Popoy Duman kanina. Yan, yung mga viewers ko din, mga followers ko din na napadaan dito. Maraming salamat guys for making this podcast a success. Not just to my viewers, my followers, but to Tetu Richards' followers as well. Yan, kay Tetu Richard na rin for organizing this kind of content. It's a very fruitful and a wonderful collaboration. Thank you so much for giving me an opportunity na mapabilang sa mga guest mo. Yan, salamat din sa co-guest ko na si Madam Clemiclu. Thank you so much. Ayan. It's really fun. It's fun. It's a happy podcast, and I hope that this kind of content will continue to blossom in the future. Yeah. Ayun, very similar lang din. Sobrang thank you first sa pag-invite sa iyong podcast, Tetu Richard. Maraming salamat for this opportunity. And kay Anduin for being aking co-guest. Maraming salamat. And syempre, sa mga nanonood right now, sa mga nag-stay till the end, maraming salamat. Shout out din sa ating mga cuties, sa moderators ko, sa mga friends natin dyan na dumaan sa stream, nag-stay. Maraming salamat. Sa mga nag-sending stars, thank you so much. Yes. And, sa Anduin HD fam, maraming salamat. Syempre part din ako niyan. So thank you so much. Sa lahat na nandito, maraming salamat sa support niyo sa amin ni Anduin and then ni Tetu Richard din. Maraming salamat. Yun, thank you so much. Yun. O din, magpapasalamat sa dalawang guest ko, kay Anduin Highgrounds and then kay Madam Clementine. Maraming salamat sa pagpayag na maging guest ko rito kayong dalawa. And then sa aking mga moderators dyan, dalawa sila, kay Arnie, tsaka kay Madam Ladini Badiola, nandito sila kanina. And kay Jodson, yan, maraming salamat. Sa mga nanood, and nag-share and follow sa aking page, maraming salamat. And sa manonood pa sa podcast ko na darating, maraming salamat. Yes. Aabangan namin yung pa-love confession thingy podcast mo. Genshin pa rin yun. About Genshin. Kung sino yung crush nyo, i-vulgar nyo lang yan. Pero ayun, salamat. Shoutout kay Baragadang. Yan, yes, shoutout sa idol namin si Baragadang. Tinatanong niya kung kailan daw siya i-guest dito sa podcast ko. Gusto mo, ngayon na. Ikaw na, after namin. Naunahan mo lang ito. I ready na invitation, pero dapat yan, ipipm kita mamaya, launahan mo. Ako po, ano ba? Nangunguna yung Baragadang, inangunguna Sa Tuesday ka, dapat. Kaya lang, launahan mo ako. Sasabihin ko yung crush ni ni John Chester. Sino ba? Sabihin ko na yung crush ni John Chester. Hindi. Sabihin ko na yung crush mo, John Chester, okay na ba? Okay lang ba? Sabihin ko na yung crush mo. Wag. Yeah, privacy. Sabi ni Rex Melenza, yeah. Bukas ka Baragadang, alas 8 lang hapon. Si Kilala ni JM yan. Pero yun, maraming salamat guys. Thank you so much for having us. Bago tayo mag-end, gagawin ko na mag-grade. Ayan yung yung hashtag. Huwag mo sabihin na ang pangalan na ay Eiffel. Grabe ka talaga. Yan, sino ang ating i-raid? Sino ang ating i-raid? Sino pwede natin i-raid? Teka, check natin. Siguro si Roji. Ayan, Roji is online eh. Kresnik is online as well. Or Ameshik is online. Pili na lang kayo doon sa tatlo. Oh, si Kresnik Zone daw. Request ni John Chester. Oh, ayan, Kresnik daw. Okay, let's go to Kresnik Zone. Bago tayo mag-grade, magpaalam na kayo sa mga viewers natin. Del Fernandez natin. Sent 11 stars. Bye-bye, guys. Thank you so much for staying till the end. Maraming salamat. Don't forget to follow Tetu Richard, me, and Anduin's Highground. Thank you so much for staying. Maraming salamat sa pag-watch. I-raid natin si Kresnik Zone. Sumama kayo sa pag-grade, guys. And yun. Thank you for the support, everyone. Bye-bye.
Bye-bye. Yon. Thank you so much. Thank you so much, guys. Salamat. Ang tagal din natin agreed. Almost 9 na din pala. Almost 4 hours ang tagal. Mm-hmm. Kakain muna ako. Ako din. Pwede na ba tayo mag-out dito? Wait lang, guys. Ay, sorry. Picture muna tayo. Ay, picture. Okay. Yung ibang picture kasi di ko pa re-reveal eh. Teka lang, guys. Ah. I'm sure na you will like her. You will love her. And I guarantee that. So thank you so much.